aura cards. Kaya may ganito yan para hindi matungkaban ang... May nag-text na naman ng free hotel. Sinong gusto ng free hotel? Yan, message niyo ako pag gusto niyo ng free hotel. Oh! Yung aura cards. Ganda. Oh! Ito, pag drain ka, hawakan mo lang siya, nare-recharge ka dyan. Oh! Yan. Ito ay horseshoe na may kalawang. So, nilagyan ko ng abubot yan para cute-cute naman tingnan. Yan. Hindi siya mukhang kawawa. Horseshoe. Ito, natatakpan ng bird rock siya. Horseshoe na may kalawang. Yan po, nag-a-attract ng abundance. Mawalan ka, hihigupin niya ulit yung nawawala sa'yo. Maglabas ka man, magbabalik siya ulit ng doble, triple sa'yo. Yan ang power ng horseshoe. May bago akong alaga. Yan, lagay ko lang siya dyan. Tapos, balik natin yung point niya. Para hindi matungkab kung sakali mabagsak. Oh! May parating akong saffordite galing abroad. Siyempre, may ligtas sa crystals. Si healer tayo. Ito, ammonite. Fossilized na siya. Oh! Medyo hinati ko yung bata dito sa ito sa background ko. Ang dami na kasi siksigan. Maliit ang bahay ko. Maliit lang, kaya no. Yan, balik natin sa dati. Yan, so, eto na. Nag-ayos ako ng gamit. Andito na, hinanda ko na yung 3-in-1 amulet na sa iba pinagkakait dahil sobrang mahal. Sa akin, abot kaya nyo lang. 3 pieces set po ito ang amulet natin. 3-in-1 amulet. Andyan na lahat, pangkalahatan na po yan. Oh! May kakaiba lang dito, yung isa purple at bato alitap-tap ang nakalagay. So, eto, nag-iisa na lang siya. Oh! 3-in-1 amulet. Hindi na kailangan ng pangalanan ng kung ano-ano, Oberon Queen. Queen Oberon. Ayan, 3-in-1 amulet po siya. So, pinaganda natin ng tube. Fit to sa mucha ng alupihan. Yan, kasha siya dyan. Pero sa mga medyo malalaki, kasi ito sa tingin ko 4mm ang stone niya, yung size ng stone. Ganda po. Yan, hindi na kayo maglalaway dahil abot kaya lang yan. Hindi kayo pahirapan ng bulsa. Lakas. Syempre, dig high pa more kasi malakas. Malakas ang gamit. Hindi na kailangan, oh, yun na may gabay, oh, hihihi. dahil malakas yan, syempre, meron pong gabay. Hindi na kailangan magsabi ng ganun. Ramdam agad yan. Wala lang. Kasi yung iba, ano, eh, parang niloloko yung manonood na sasabi, may gabay. Kahit wala. Oh! Yan, digay ako ng digay. Katibayan, malakas ang gamit natin. Yan, lahat po yan, 3-in-1. Set, 3-in-1. Sa tatlo, iisa, pangkalahatan. Oh, diba? 3-in-1. Andyan na yung mucha ng tubig, asihan stone, ang gandang walang effort pagsuot mo. Eto, bagay to pang lalaki, pang babae. Yan. Mataas ang charisma mo at saka shielded ka. Andyan na lahat. Eto naman, hinaluan ko ng matang ahas kung tawagin nila. Yan, matang ahas. Tuloy-tuloy. Kusang healing to, dumidigay ako. Walang halong biro. Yan.
makikita nyo sa may hawak kung nag-release siya ng energy, dighay siya ng dighay na malakas. Bilang siya burp. Release, nag-release ka. Busog. Medyo pagod na gano'n lang. Mas meron ako dito, Hollywood oil na napakabango. Ilalagay na natin to. Nag-iintay lang ako dumating yung mga langis natin. Walang makeup. Na nag-makeup. Kung sa lang yung ano. Sige lang, live lang. Ang importante yung gamit, hindi ako. Ang importante dyan yung katauhan. No, di na kailangan mag-ayos-ayos. Basta sa bahay ka lang, okay na. Bahay mode naman eh. Di na kailangan ng arte. Diba? Yan. Ano pa? May gusto akong pakita eh. Ayun. Wait lang. Sa mga gypsy ang datingan, meron po akong quintas na Hamsa. Ito, contra i-build din to. Hamsa. Yan. Maganda. Cute lang. Evil eye. Kahit ganito lang siya. Yan. From Turkey. Na nag-glow, lumalaban ang aura niya. Pwedeng bitawan. Ayun! Nag-glow kasi. Lumalaban yung aura kaya. Nagbablurry sa camera. Yan. Pagka gusto... Hello po. Emily Jersan, Eva Fonda, Rizali Lulpo. Hello. Yan. Evil eye. Necklace. Pang babae po ito. Bumabase lang ako dito sa ano kasi maliit lang siya eh. Ayan. Evil eye. Na Hamsa. For protection din to at pampalakas din sa spiritual. Bagay ito sa mga anak-anak ninyo. Yan. Bali, meron ako 3 piraso nito. Bibigay ko lang for only... Yan. For only 800. 800 lang. Hamsa for protection. Ganda. Oh! Ayan o. Diba? Buhay po yan. Ganda, diba? Meron pa ako set kung gusto mo 3 piraso. Tapos, meron ka ng quintas. Meron ka pang hikaw. Ayan. Ganito yung lock niya. From Turkey. Oh! Lakas. Ito ang hinahanap nila. Yung ganitong kagandang Hamsa. O, nagpapawis ang kamay ko. Malakas ang energy. Ayan. Papawis. Nagmiinit. Buhay ang Hamsa natin. Kasi nagko-connect siya. Panay ko dighay. Hikaw. Cute siya. Cute siya pang hikaw. Gypsy ang datingan mo. Ako wala akong ka-negative energy. Alam niyo bakit? Ang taba. Hindi ako pumapayat. Hindi ako na-stress. Ang ano ko lang sa pagkain. Parang ang mga gabay ko, gusto nila kain ako ng kain. Hayaan lang ako kain ng kain. Kumakain din sila eh. Nasa katawan ko rin sila. Yan, nafe-feel ko. Minsan tumitibok ng third eye ko. Paano ba i-ano? I-focus. Yan. Hamsa. Sumasali yung ano ko. Ito kasi amethyst. Ito regalo lang kasi sa akin kaya natutuwa ako. Ayan, Hamsa. Cute. Pansin nyo, 3 butas ng tenga. 3-4 kasama yung dito. Yung bandinig. Mamaya may ano ko, may tatalakayin tayo. Tatalakayin, ino. Wala, hindi ko na makapa. Hamsa earring, cute din siya. Sige na nga, dyan na nga, hindi ko makuha. Wait lang po. Yung isa, sumuksok siya. Yan. Nakuha ko na. Sinukat ko. Ang ganda rin naman. Bagay to pagka no, mamamasyal ka. So, meron kang protection pa rin. Kahit pa paano, may suot kang hikaw, kuintas, pagdabang sungkot. Sumiksik siya sa butas. Ayan. Hamsa. Cute. Meron akong pinagawa. Gagawin pa lang yung katulad dito sa
ating ano, triquetra. Yung pinatato ko. Triquetra. Papagawa ko siya. Ito po siya. Ayan. Isishow ko na. Ayan. Ang aking triquetra. Ito, protection to. Ang tawag dito, Holy Spirit, the Father, and the Son. Ang meaning neto. Or, the Earth, the Universe, and the Karagatan. Yeah, maraming meaning neto. Merong born, tapos death, tapos rebirth. Andito rin yung sign ng immortality. Yan. Pampalakas sa spiritual, kaya naglagay ako. May pagkaano ako eh. May pagka-weekend ako. Parang napapansin ko, half weekend, parang ganun. Half witch. Half witch. Pero white witch ako. Hindi ako witch na ano, kumikil. Ako yung nag-heal. Kung sila, black witch, ako naman, against sa black. Ako yung kalaban ng mga black witch. Ako yung witch na sa putian, sa liwanag. Ay, susutin ulit. Na-addict. Yan. Pag gusto nyo, pang regalo sa girlfriend ninyo, sa mami-mami ninyo. Mami-mami. Yan. Ako, yung mga anak ko, siguro pagtanda nila, alam naman nila hindi ko. Mahilig ako sa mga stones. Kasi, empath tayo, mahilig tayo sa mga healing energy. Minsan, nakaka-drain. Alam nyo, minsan, maglininis ka ng bahay, tinataboy mo kasi yung mga, halimbawa, merong stagnant energy bawat sulok ng bahay, hindi nyo na nalilinisan, di ba? So, pagka babalikan nyo yan, lilinisan nyo, na-absorb nyo rin eh. Andun yung mapifeel ninyo na para kayong inaantok kasi naki-cleansing nyo na yung bahay unti-unti. So, nakalimutan ko mag-sage. Mamaya na lang. Mamaya. Ganda. Ito, may bago tayong trabong ko. Oh! Ayayay. Malakas. Pagdampot ko pa lang. Hindi normal ano? Hindi normal yung dighay ko. Kasi yung dighay ng dighay, katatapos mo lang kumain, try mo. Gano'n lang. Pero yung sa akin, iba. Groundings. Gano'n kalakas. Ito yung trabong ko stone. Trabong ko stone. Meron na kasi akong ganito. Ito, 10mm siya. Yan, katulad yan, tinapat ko siya sa liwanag, nag-emit yung liwanag, diba? Pumapasok yung liwanag lalo pag tinatapat ko sa liwanag. So, humihigop siya ng liwanag. Yan, demo ko lang. Lakas. Ko-connect sa energy ko. Maganda vibration. Nakaka-relax. Hindi makatulog dahil sa sobrang lakas. Relaxing po ang energy ng trabong ko stone. Healing, for healing siya. Healing at protective ang aura ninyo. Yan. Napoprotection ang aura niya. Tingnan natin kung humigop siya ng liwanag. Ito. Makikita nyo kung gano'ng kakalat ang aking altar. Ayan. Yung isa, kulay green. Yung isa, kulay blue. Ooh! Ayan. Hindi, non-stop yung pagdinghay ko. Malakas. So, yan. Humihigop siya. Ang ganda ng blue. Wala pa akong blue. Akala ko, green siya eh. Yan, ngayon ko lang nakita. So, kukunin ko na. Avail ko na isa. Sa sarili. Ayan, kukunin ko itong isa. Meron tayong isa green. Pero ang ganda rin ito kasi pinitsunan ko kagabi, buhay na buhay. Ito panali lang sa hair. Buhay na buhay. Meron akong green at meron akong blue. Gusto ko rin yung green. Ito green, ito blue. Ayan, gumaganon yung liwanag. Kita nyo, diba? Ayan, ganun siya ka-attracted sa positive na energy. Ganda. Meron na akong ginawa. Bukas, di ko alam kung ano, kung makakapag-stream na ako sa YouTube. Bibili na ako ng maayos-ayos na laptop. Kailangan yun eh. Para mas gusto ko na sa YouTube mag-live. Yan.
trabungko natin? Apat na piraso. Trabungko stone, ibibigay ko siya for only 2,000. 2,000. 2,000. 4 pieces lang. Yan. Message lang ako sa interested. Tapos ito, 12mm siya na trabungko stone, kulay blue. Kulay blue. Nag-blue-blue. Nag-blue-blue po yan. Ayun o. Kahit dito, kitang-kita. Nag-blue-blue. Ayan. Nag-blue-blue. Maganda aura niya. Yan. Enough ko yung, ano, yung ilaw ng cellphone. Meron akong ano eh. Meron akong topic. Meron ako itatap. Mamaya. Abangan ninyo. Wait, sa akin, pinagtatanggol ko lang yung may mga implant na katulad ko. Kasi hindi lahat bad. Bad ang effect sa mga binabaunan. Yun lang kasi hindi talaga pinagkalooban na ikaw ay mataniman ng mucha. Marahil ito ay hindi pinagkakaloob talaga sa'yo. You need to cleanse yourself muna. Napa-English ako. Kasi kung may mga galit ka sa puso, may inggit ka sa mga tao na wala namang ginagawa sa'yo, diba? Tapos, gumawa ka, wala kang hiningin kapatawaran, tapos nag-ambition kang magkaroon ng baon. Hindi nag-work. Kinain mo yung salita mo na against ka sa mga nagbabaon. Katulad ko, nagbabaon ako. Marami ang binaunan. Teacher, sundalo, ano pa, police, anak ng mayor, bankero, ano pa, taga kahit pa taga probinsya, pagka dumayo ko, mapamayaman, mapamahirap, nagpapabaon sila kasi gusto nila yung healing, protection, at saka luck, kahit papano yung charisma dumadagdagan sa kanila, may pagbabago yung buhay nila kasi yung energy, yun yung gusto nilang i-attract, yung maganda, positive vibration, yun ang gusto nilang mahata, kaya nagpapalagay sila ng baon. Hindi po payaman, kasi siguro nagpa-attract siya. Pag gusto niya magpa-attract ng payaman, hindi pa siya mayaman. Yun. Hindi pa siya kontento. So, iba yung intention niya kasi. Yun. Pampaano kasi sa ano. Yun. Hinahatak niya. Parang gusto niya more blessing daw, ganyan. Sa tingin ko, blessed na siya eh. Kahit pa paano, hindi na niya na kailangan mag-ganon. Dapat, siguro ano na lang, sabihin na lang na diretso na gusto niya ng protection. Kasi ganito, nagsalita siya ng ano, ayaw niya yung mga nag-i-implant, tapos yung mga customer ko na binaunan ko, sinisiraan niya nang hindi ko alam, tapos nakikipag-friend pa siya sa akin, nakikipag-usap siya ng normal, ng akala ko wala naman itong ginagawang hindi maganda sa akin. Pero sa kabila nun, nalalaman ko na sinasabi na, marami nagsasabi sa akin, tapos ako naman, oh talaga, ganun lang ako. Tapos yun, hanggang sa nalaman ko na nagsisiamin na sila, na siya, itong tao na to, ang nagsisira about sa pag-implant ko. Remove mo yan kasi dadalo yan sa dugo. Yan, tignan mo, naggabaan ka. Ito, hindi pa kasi tapos talaga kasi ano yun eh. Yung ego ko, sinagasaan mo. Yung pride ko, sinagasaan mo. Kasi dyan ako nabubuhay. Yan, so, natawa na lang ako. Parang nasasabi ko talaga na ano. Kasi tinawag mo akong poor. Napaka-poor ko. Oo, mahirap lang ako. Pero hindi ako ganun ka nananagasa ng kabuhayan ng tao. Yan. Tingnan mo nangyari sa'yo. Yung baon mo, hindi baon yun, saksak. Sinaksak ka. Sinaksak ka, tapos tumagas ang tumagas yung dugo. Mali yung kaparaanan na ginawa ng pagbabaon sa'yo. Kasi mostly, kaming mga nag-i-implant, kahit mga antingero na nagbutas din sa akin dito, may nagbutas din sa akin. Yan. Dalawang beses ako binatasan. Pero hindi ko naranasan yung ma-infection. Dinadasalan yun. Binabasbasan ka bago ka baunan. Siyempre, kailangan ano, sagrado kasi yung ipapasok sa'yo eh. Tapos ikaw makasalanan ka pa sa loob-loob. Tatanggapin ka ba ng sagrado, divino, na mga divina, na mga mucha? Ano, to the highest, bas-bas, blessed na mga stones,
ipapasok sa iyo para maging okay ka. Hindi, hindi mangyayari 'yon. Lalaban at lalaban ang mga mutya kung ikaw ay makasalanan, lalabas ang dugo mo na malansa. Yan. Waray-waray eh. Waray-waray. Yan, di ba? Kung ano, kung yung mga, umiinit yung tenga ko pag sinasabi ko, bakit? Umiinit yung tenga ko, nabubula. Yun. Andun pa rin yung ano, nasaktan kasi ako sa sinasabi niya sa pagbabaon ko. Ultimo client ko na, andyan na, nakabaon na, ang ganda-ganda. Hindi naman na infection. So, siya naman, andun yung jealousy niya. Sinasabi niyang, remove mo yan, hindi maganda. Puro paninira na wala naman siyang kaalaman. Sinasabi niya, spiritual siya, pero hindi siya gifted. Spiritual, pwede siya mag-aral, pwede siyang magkaroon ng gift, pero wala siyang nauunawaan. Napakalikitid ng utak niya. Yun. So, siya, nagusga siya ng nagusga about sa akin, sa ginagawa ko pag-i-implant, paggagamot. Parang ano, binabastos niya masyado yung pagiging spiritual. Wala siyang respect doon. Wala siyang respect. So, ganito. Ang nangyayari, yung mga healer na nilalapitan niya, mga kaibigan ko eh, hindi ko nasasabing best friend ko. Kaibigan ko silang lahat. Nasa sirkulo ako ng mga manggagamot. Yan. Imposibleng lahat sila ay awayin ako kasi magkalaban tayo, dumapit ko sa kanila. Never! Never mangyayari yun. Magkakaibigan kami. So, yung iniikutan mo mga manggagamot, nagkukwentuhan na yan. Uy, si ganito lumapit ah. Tapos balita ko, ikaw pinagbibintangan. Yung mga ganun, dun ako natatawa. Sabi ko kasi nga, kinakalaban niya, yung healer, binabastos niya. Siyempre, kung dinidisrespect mo yung pagiging spiritual ng tao, hindi ka naniniwala kami gabay, diwata. Kung naniniwala ka doon sa mga magagamot, meron kami. Kung sa isip mo ikaw meron, mas lalo kami, di ba? Kasi kami, niyayakap namin kung ano meron sa amin. Itinutulong namin. Yan. So, yung kinain mo na salita mong hindi ka magpapabaon, nilalait mo yung pagbabaon ko, paggagamot ko, naghanap ka ng babaon sa'yo, pero nadisgrasya ka. Diba? Na-infection ka. So, ayaw sa'yo ng usap-usapan na yan sa spiritual na mundo sa tingin ko na hindi ka pagkakalooban. Natapat ka sa barok. Barok yun, yung nagbaon sa'yo. Sinaksak ka ng panaksak. Kaya ka na Ako, ang linis ng baon ko, malinis. Wala ka makikitang bahid ng dyan. Ang linis. Marami ang binaonan ako, mga professional pa. Hindi porket ikaw ay nakakaangat siguro sa buhay, hahamakin mo na yung katulad namin na simple lang kami mamuhay. Pero hindi kami judgmental. Maganda po ang may baon dahil kahit nasa loob ka ng palikuran, hindi ka kung kumain ka na may gagawa na masama sa'yo, hindi ka maano. O tsaka lason. Kung may nakain kang lason, lalabas ng katawan mo yan. Hindi ka basta-basta mape-penetrate ng lason. Lalabas yan. Lalaban o lalabas mo siya kung maitim. Oo. Tsaka aagas po yan. Pag ikaw, halimbawa, rapist ka, pumunta ka sa manggagamot, walang alam yung manggagamot. Pero pag once ikaw binutasan yung balat mo, sumingaw yung amoy ng dugo mo, malansa. Ibig sabihin, may ginawa kang hindi maganda sa buhay mo na hindi mo pa nahuhugasan ang kasalanan mo. Yun po yun. Aamoy, sisingaw at sisingaw yan. Ako kasi nakakaamoy ako ng dugong makasalanan. Hindi ko alam, isa din yan sa gift ko. Kahit malayo nga yung tindahan ng prutas, alam ko kung anong meron doon sa may prutasan. Alam ko, nakikita ko kagad, naaamoy ko. Sa dami-dami ko nang binaunan, mga abroad, basta, hindi ko na lang pagyayabang. Pero hindi yan basta-basta. Sagrado yan. Hindi yan binabastos. Kasi sa Japanese, napaka shitsurei mo sa mga taong katulad namin. Nihongo na yun. Ninihongo ko na. Napaka shitsurei. Sa Japanese, walang paggalang yung ginawa mo. Kaya sa tingin ko, hindi ako yung poor. Ikaw, poor, hindi ko pinagbigyan na baunan ka
ng mga gabay mo. Wala yun sa kaliwa at kanan. Ako, baon ko, kaliwa at kanan. Hindi totoo yung nasa utak mo lang na porket kanan yung ano kapangyarihan, porket kaliwa ka na. Itim na kapangyarihan mo, hindi. Ako, kaliwa at kanan, meron ako. Pag nagbaon din ako, kaliwa at kanan. Kasi yun yung energy na dadalo, yun yung berto na dadalo sa katawan mo, sa buong katawan mo. Wala dun yung usapin na ikaw ay kaliwat kanan, tsaka yung bago magbilog ang buwan, walang ganun. Anytime, pwede kami mag-implant. Kung sinong gusto magpa-implant, sinong gusto maging maayos. Kasi ang laki ng benefits ng nagkaka-implant. Mas na-overcome nila yung normal na tao sa may baon. Pag may kalaban, may aswang, mararamdaman yan, kumakate, tumatalbo, gumagalaw yung baon. Pag may kalaban. Halimbawa ito, may kaalamang itim. Ikaw, normal na tao ka lang. Pero may naging katabi ka sa bus o kaya sa jeep na may kaalaman siyang itim. Pero yung baon mo, nagre-react dito sa katabi mo. Pinagpapawisan na siya sa dala-dala mo. Yun yun, kasi meron ka ng dala sa katawan. Meron ka ng pangontra. Sa akin lang inaano ko. Kasi parang ang kitid masyado ng kaalaman tapos judgmental ka. Kaya yun, sinasabi ko lang na maayos. Pag pinapakinggan ko yung ano, yung sinasabi niya, parang mali, ano ba pinagsasabi nito? Parang ano, ang daming palusot, ayaw na lang diretsuhin, di ba? Pwede na sabihin, sorry ah, kasi kinain ko, sinabi ko, nagpa-implant ako, pero na-disgrasya ako. Ayaw sa akin ng baon. Mali yun, maling pamamaraan. Hihilahin yung balat, kasi ito yan, balat tapos laman, di ba? Pero pag once ito hinila mo yan, makunat na ang balat ko simula nagkaroon ako ng ano ng baon. Kahit ganun din ng ano ng kutsilyo, hindi basta-basta nahihiwa. Makunat, andun yung kunat. Kaya minsan 'di ba nagsisindi ako ng apoy, may kontra apoy din yung ano yung balat ko kasi meron din ako baon sa ganyan. Isa sa dami-dami kong nakalaban din na mga, ano about sa spiritual. Halo-halo na yun eh, kulto, mambabarang, mangkukulang. Marami na akong ginamot. So yun, hindi, wala sa utak niya yung mga pinagdaanan ko. Ayun na, lumipad. Yung mga pinagdaanan ko. So, ganun pa rin siya kaanumang bastos, walang modo sa ibang tao kung manira siya. Yun. Iba, kung hindi mo gusto yung tao, wag mo na lang kausapin. Wag ka na lang entertain. Wag ka na lang manira. Ganun. Kaya, sa tingin ko, hindi ka pinagbigyan. Hindi ka pinagkalooban. Hindi ka welcome. Tapos, mag-iimbento ka na kung ano-ano. Pangit yun. Ang totoong gabay, kung may gabay ka, hindi dudugo ang sugat mo. Hindi. Ako, tinatuan ako, walang kadugo-dugo. Binibidyohan ko nga, wala talaga. Hindi lumalabas yung dugo. Hindi sa ano po yan. Ganun talaga yung ano ko. Yung tangan ko. Ayun ang bantay ko nung lalabasan ako ng dugo. Maganda po ang may baon. Basa lang ako. Tama sa kanya. Hindi sa dugo dumadaloy sa utak niya. O dahil sa inggit. Ito pa. May explain pa ako. Mali po yung sinasabi niya. Gusto ko kasi ng tapatan eh. Kasi ano na eh. Parang maling-mali na. Ginagaya. Pero hindi makaya. Yan. Ito po. Yung pinapakita niya. Yan. Red pomegranate stone. Bato po ito. Hindi po ito perlas. Na parang inaakit niya yung mga tao na ito ay perlas, paniwalaan ninyo. Perlas ng karisma, di ba? Hindi po totoo. Hindi po totoo na perlas to. So yung ginagaya niya, karismang salita, ginaya niya rin sa akin. Sa akin to ninyo, unang nakita. So makikita niyo, meron din sa kanya. Doon mo makikita yung pagkaingit niya talaga. Tapos nag-iimbento siya. Ang totoong perlas, ito po, mga perlas po ito. Yan. Perlas tagugapay. Pearl from dagat. Yan ang mga from dagat. Nag-rainbow. Hindi po ganito. Ito galing lang to sa ilalim ng lupa na nakukay. Yan. Ito pearl tagugapay. Pangkaway sa customer, sa tao. Pampalumay. Pampaakit. Yan. Pag meron ka ito, napapabait ng mga tao. Kaya nga, ang hilig gumawa ng kwento na ano na lang ako, mali-mali. Minamali niya yung mga storya. Kaya pala may isang guro
galit na galit sa kanya kasi ano bang sinasabi mo, hindi ko ma paniwalaan dahil iba-iba sinasabi mo. Tapos nagkakaroon pala ng tugma sa aking ano sinisail. Yeah, kaya nagkaaway sila nung teacher. No wonder kaya pala ganun kasi nga ng ano siya mali-mali nag-iimbento lang siya ng ano ng salita. Dapat hindi na siya ganun, kilala ko 'yan. Dapat hindi na siya ganun kung stable ang pamumuhay niya. Maganda naman, hindi niya na kailangan sigurong gumawa mag-imbento ng kwento or mag-implant for attraction sa wealth. Kasi mayaman na siya, marami siyang ginto. Di ba? Wag mo na ipilit yung sarili mo na gusto mong pasukin yung spiritual kasi ayaw na sa'yo siguro. Tingin ko lang, gaba is real. Ginagabaan siya. Totoo yan. Kasi ganito, ang daming manggagamot nilalapitan niya, nagpapagamot siya, may nararamdaman siya. So nakakaisip siguro siya maglagay ng amulet, pangontra sa katawan niya. So tingnan niyo kung gaano ka hindi effective yung gamit niya kasi nagpupunta siya ng mga manggagamot eh. Tapos nagsosyobay siya, nagsisell siya ng mga amulet. Paano masasabing totoo kung ikaw naman ay nagpupunta sa mga manggagamot, may nararamdaman ka? Anong sense ng gamit ng mga pangontra kung yan ay totoo? Hindi ka napupunta dyan sa mga manggagamot, may mga gamit ka, hindi ka tatablan. Totoo yan, di ba? Tapos iyaan mo na pagkamahal-mahal yung gamit mo. Kung saan ka naman ipupunta ang manggagamot. So, maraming nakakakilala dyan doon sa binabanggit ko. Gusto ko na kasi i-defend yung ano eh. Gusto ko lang kampihan o ipagtanggol ang mga katulad namin na minsan papasukin niya, minsan naawayin niya. Pagka napakinabangan na, expired ka na sa kanya. Marami siyang manggagamot na ginagamit din. Matapos siyang gamutin, wala na, dead man na. Tapos yun, nagiging topic na siya ng mga healer. Ginamot ko nga, yan, Jess Santa Ines. Hindi lang ikaw ang lumapit sa kanya. Marami pa siyang nilapitan iba, tapos sinisiraan niya. Gusto niya pagsabungin kami ng manggagamot. Yan. Hindi ba gold-plated ang mga alas niya? Pag gold-plated, ako aminado ko, eto, gold-plated to. So, ang importante lang dito, yung tube. Pero kung gusto nyo ayoko magsinungaling, bad yun. Mamaya mangati kayo, pagalita nyo. Kaya ito, gold-plated lang siya. Yan. Yung iba, hindi naman sensitive eh. Hindi naman sensitive. Tapos, ayun, dati, alam ko na yung ginawa niya sa akin, bumili siya ng worth halos 200,000, kumuha siya, umangkat siya ng mga tinitinda ko. Yung pala, pinag-aaralan niya, saan ako kumukuha. Or, paano niya ibebenta? Or paano niya masasabi yung benefits nito? Yan, pinag-aralan niya talaga. Tapos after no, na-expire na ako sa kanya. Yun, gusto niya na akong kalabanin. Ginawa niya na nga. Yun, sinisiraan niya. O, hindi naman niya ako masisira. Matagal na akong kilala. May pangalan akong iningatan. So, hindi ako gumagawa ng kwento. Katulad niya, gumagawa siya ng kwento. Gusto niya sumikat. Magpa-interview siya sa TV, lumabas din siya sa TV. Pero hindi ka magtatagal pagka iba ugali mo sa mga tao. Kailangan down to earth ka, hindi ka masyado mapagmataas. Marami kasi siyang marami na siyang naloko. Isang bato, halagang 34,000 sa bato lang pinadala mo. Kaya nagagalit, gusto niya redstone. Ko, di niya nakuha. Nabigay ko yung green na mutya ng halaman, ginaya niya rin yun. Nasa kanya yun, binili niya sa akin. No? Yan. Ito lang, pinagtatanggol ko lang kasi yung mga kapwa spiritual ko, namamali siya ng pinagsasabi. Namamali siya ng daan. Namamali siya ng paniniwala. Yan. Siguro, kaya kailangan niya kasi marami siyang birada. Maraming bumibira sa kanya. Hindi lang isa kaaway niya, marami siya kaaway. Hindi lang ako. Ako lang inaway niya, hindi ko naman siya inaway eh. So, nabalitaan ko lang na balak niya lang palang pasukin yung ginagawa ko, tapos magtitinda din siya ng katulad sa akin.
Ayan, meron ako dito. Sige na, exit na. Pinagtanggol ko lang yung mga implant-implant kasi dati sinisiraan niya yung implant eh. Pag may baon ka, dadali daw sa dugo. Yan, ikaw, dinugo ka tuloy. Gaba, Israel. Natatawa ako. Inano mo pa, tawag doon? Brinodcast mo pa, kakahiya yun. Nakakahiya yun sa spiritual. Halimbawa, ikaw, babaunan ka. Bago ka baunan, dadasalan ka. O kaya, ike-cleansing ka. Tapos, mula sa puso mo, sinusurrender mo yung lahat ng kasalanan mo. So, pag yan, natanggap yan, dinasalan ka, natanggap din sa itaas, pinagkakalooban ka ng pwede ka na magbaon, protection, dagdag protection sa katawan, hindi dudugo yan. Kasi nga, pinagkaloob yan. Tapos magugulat ka, hilom agad yan. Hindi kakalat ang pasa dyan. Hindi mag-i-spread ang pasa. Walang kapasa-pasa. I-search nyo lahat ng implant ko, walang nangyaring ganon. Nakikita nyo lang yung butas. Butas dalawa. Kasi kailangan yun eh, para may hingahan. Yung halimbawa kung may tendency na dumugo, hihinga pa rin. Hindi maiipon yung dugo. Kasi yung ginawa sa kanya, saksak. Parang sinaksak lang ng ice pick. Mamumuo yung dugo. Nakita ko, nagpasa eh. Nagpasa. Nangitim yung implant niya. Ako nga eh, fancy eh, kahit nasa Japan ako. Ako nga eh, oh. Yan, ano na, stainless lang yan. Masaya na ako. Basta ang importante, nasa iyo yung nasa panig ka ng Diyos. Yun lang, pinaka-importante sa akin. Nasa panig ka ng Diyos. Yung hindi ka pinababayaan, masugat. Hindi ka pinababayaan, maaksidente. Ayun nga, katulad ng sinasabi ko, bakit siya hinahamak ang mga pag-i-implant namin, sasabihin na, ano yan, sagrado yan, eh, katawan yan, hindi dapat ginagalaw. Eh, bakit siya retokada? Diba? Retoke yung gabi niya, retoke yung ilong niya. Pinagalaw niya, pinakalaman niya yun. Walang pinagkaiba sa pag-implant yun. Pero yung sa pag-implant, guided yun, guided. Siyempre, papaalam ka muna sa mga gabay mo, pati sa itaas. Kasi siyempre, gusto mong manalaytay ang bertod ng bato sa katawan mo, mga mutya. Diba katulad ng mga monghe, nagbabasba sila, nag-i-implant din sila, dinadasalan din nila. Ginagabayan din nila yung nagpapa-implant. Hindi yung basta saksak ka doon, baon dito, okay na, may power ka na, protected ka na, hindi. Dinadasalan yun at hinihingan pa ng gabay yun. Yan. Eto po, yung pearl. Pearl tagugapay, hindi po totoo yung sinasabi niyang pearlas yung red pomegranate. Sus, gagayahin mo rin pala. Ang dami mo pang sinabi, gagaya ka rin naman pala. Diba? Eto, yung totoong galing sa dagat. Yan. Yan ang pearlas. Totoo yan. Pearlas yan. Pearlas na galing sa dagat. Eto, galing sa bato. Galing sa bato, ito ay bato. Hindi po ito sa dagat. Huwag po kayo maniwalang pearlas to. Joke yun. Same as mine. Alam ko na yung ano niya, yung trip niya. Ginaya lang niya kung ano meron sa akin. Pero ano na lang, good luck na lang. Basta huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magsisinungaling, bad yun. Tsaka huwag kang maninira ng tao. Tingnan mo, imbis na mabasbasan ka sa pagbabaon mo, pinabayaan ka sa ere. Nag-knock-knock ang iyong baon. Ako, kung magbaon man ako, kinukumusta ko. Tsaka, bago ko ibaon, ini-sterilize ko yan. Mismo doon sa sinisiraan mong tao, ini-sterilize yun sa harapan niya. Siya mismo nag-sterilize nung gamit. Lahat ng bato. Yung bag na ultraviolet, may ultraviolet, lahat doon, pati pang implant ko, karayom ko, yung mga bato, 20 pieces ngayon yung nasa kanya. Gusto niya magpa-implant. Kung hindi niya ako inaway, dali lang, pamasahiyan niya ako, puntahan ko siya doon. Marami naman siyang pera. Pwede ko siyang bisitahin doon. Wag lang niya akong paano sa NPA. Sabi niya. Pwede siya bumisita dito sa ano, o kaya ano, kalahati. Kalahati. Doon na siya sa airport. Magana siya, check-in siya. Pwede magbaon, magbati kami, pwede doon. Pwede mo kami magbati. Wag nang,
Para lang makilala ka, maninira ka ng kapwa. Bad yun, hindi maganda. Ayun nga sabi ate, sana ano, hindi ka na lang inaway. Gusto rin naman pala niya ng baon. Maninira pa siya. Gusto pala niya magkaroon yan dati pa. Hindi naman niya sinabi. Diba? Natuwa na lang ako, bigla na pwede. Oh, talaga? Yan, nung nakita ko, natawa ako. Sabi ko, naku, pinabayaan ng gabay. Dumugo eh. Dumugo. Alata sa mukha niya, nasaktan siya. Nakikita ko sa mukha niya, nasasaktan siya. Hindi mo naman kailangan saktan yung sarili mo eh. Pag ako, sagit lang yan. Mamaya wala na. Pag salpak na lang, 15 minutes, tapos na yan. Tapos meron tayong ibinibigay na gamot kahit pa paano. Mabilis siya maghilom. Dalawang araw, tatlong araw, sarado na yun. Wala pang pasa. Hindi yan mamumuan dugo. Ang nangyari kasi doon, sinaksak yun. Sinaksak. Sinaksak ang bato, ginanyan, tapos, nandun lang. Tapos, ang lalaki ng bato na isinalpak sa kanya. Imagine, kami, pag nagbaon kami, maliit lang. Asa na ba yun? Sample lang tayo. Ang lalaki ng binaon sa kanya. Parang ganito kalalaki. Parang ganyan kalalaki. Ito, masyado ito malaki. Embow sa balat mo yan. Kung isisiksik pa, talagang mamumuang dugo niyan. Sa amin, ganito lang. Ganyan lang kalaki. Yan, yung tungaw. Gatungaw lang kalaki. Tapos, kahit 10 pieces, 20 pieces pa yan sa isang helera, kakasya yan, hindi yan mag-e-emboss. Ayan o, oh, dami kong binaonan sa Ate Marisa. Marami yan dyan, mga binaonan ko. Meron pang model ng FHM. Oh, nareklama ba ako? Wala kasi, ayan, si Edisyon ni Leclay. May mga implant yan, pati mag-anyon, sila dalawa mag-asawa. Sa akin din nagpabaon yan. Nagpabaon din sila. Sige po, thank you. Taba ko. Implant, medyo nakakataba. Kasi po, ganado ka kumain. Walang bad energy na nanalayte sa katawan mo. Puro ano, malakas ang takaw. Matakaw. At takaw po. Yeah, magsisale tayo ng ano, ng bracelet lang po. Okay, nako. Nabalitaan ko lang kaya ano, pinagtatanggol ko. Kasi baka mamaya siraan na naman kami, 'di ba? Dun sa maling hakbang niya na napahamak siya, baka mamaya kami pa ang mali. O, diba? Hindi naman namin sinabing gumaya siya. Yan. Pero, ang magandang advice doon, kilalanin mo yung tao. Halimbawa, eto ba ay marami na baunan? Eto ba ay kilala? Marami na ba tong... Andun yung ano eh, ang tawag doon, tinatawag na ano? Ano ba yung tekala sa dila ko na portfolio, diba? Diba yung iba may portfolio? Yung mga pinipapakita kang achievement na gawa mo, diba? Ipapano, meron kang papakita sa tao. Ako naman kasi talagang nagdaan na ang ilang taon, marami na akong nagampanan. So, yun yung pinakaano ko. Ba't ako kilala? Ba't ako kailangan pagkatiwalaan? Yun po. Wala naman akong na balitang nagreklamo. Businessman, mga bigatin. Yan. Nagpabaon din sa akin yan. Mapabankero kahit anong estado mo, mahirap, mayaman, pwede ka sa akin magpabaon. Basta, bati tayo, huwag niyo akong away. Makinabay niya yung nagbaon sa kanya, sinaksak siya. Sa mga, nanggigil sa kanya, eh, no? Ang bango. Yan, hinihintay ko lang dumating yung langis ko. Ito, andito yung holy oil natin. Holy oil. Pakita ko nga, holy oil natin. Yan. Ang holy oil natin. Ako, wala po akong pinapa, halimbawa, nakita ko lang sa Pinterest, protection. Tapos, ididikit ko dito. Wala, ayoko noon, gusto ko, may sarili akong, tawag doon, trademark. Ayoko nung ginagaya ko, yung mga nakikita ko, tapos ididikit ko dito. Ay, naku, may nakakaalam na ng gano'n na ginagaya lang, binidikit lang yung sa bote. Tapos wala naman bisa. Walang bisa. Yeah.
ito ang holy oil natin. Gagawa pa tayo. Andito yung ano, yung asan na yung plastic. Holy plastic. Ayan, andito ang plastic natin. Maraming dumating. Ayan, hindi ko sasabihin. Sabihin ko na lang holy oil. Baka gayahin. Gayahin tapos sisiraan. Matapos mong gayahin, sisiraan mo, di ba? Yung pala, kakainin mo lang sinabi mo, sisiraan mo, tapos gagawin mo rin pala. Oh, ibig sabihin, naiingit ka lang, gusto mo palang maging ako. Idol mo pala ako. Ang bango. Tatamaan na talaga ng dapat tamaan. Ito, gusto ko maging ano eh, maging vocal. Sasabihin ko talaga ano yung nilalaman ng puso ko. Yan. Ayoko nang biglang makikita mo, andyan na, ginaya pala, no? Kaya gusto mo palang gayahin, hindi ka nalang nagpaalam. Diba? Copyright. Kinopyright. Ito yung sangkap natin sa holy oil. Dumating na. Ayan. Lapnisan. Mahal po yan, lapnisan. Alam niyo yan ni Ana, alam niyo yan sa ano, mga taga Samar, lapnisan. Ito po ay nadasalan na, kaya ito po ay napakalakas. Yan pa lang yan. Tapos ito po ang langis ng lapnisan. Ito ang ilalagay ko sa bote dito. Yan, dagdag bango at saka lakas, protection. Nakakatuwa lang kasi kahit dito sa malapit sa amin, meron ako mga fan na kahit papano. Ayun, bango. Matamis na yung amoy niya. Manamis na miss. Eto, pina-reserve to sa akin. Pero hindi pa naman nakukuha yung holy oil ko. Hollywood oil, ayan. Hindi pa naman nakukuha, kaya pwede nyong i-mine. Pwede nyong i-mine. Last oil, last stock. Yan. Pero hinihintay ko kasi dumating yung mga langis ko. Gagawa tayo ng bago. Marami. Tapos, ito naman, yung tag 800. Para po ito sa Bukol. Sa mga rayuma. Yan. Kay mama, nawaalis ko yung Bukol niya sa ano, sa tuhod. Namamaga ang kanyang tuhod. Yan. Naging okay si mama dito. Pwede nyo ilagay ito sa ano. Roll on lang siya. Yan. Maamoy mo naman to, matapang. Matapang ang amoy. Yan. Kahit iganyan mo lang, i-rub mo lang sa tuhod ng mother mo, sa'yo, kung may nararamdaman ka. Pati sa Bukol. Mainit to eh. Mainit. Tsaka, fresh tong kinayod ko. Fresh. Hindi siya dumaan sa mga ano, makina. Fresh na fresh tong ginawa ko. Yeah, mahilig tayo sa oil. Kailangan, pag healer ka, kailangan gumagawa ka rin ng langis. Totoo yan. Mahilig kami sa langis. Ayan, napreserve na matindi yung ano natin, bitoon oil. Ito yung pinitas ko doon sa puno. Nagpaalam ako. At may basbas din. May basbas din to. Ang lalim ng third eye ko. Pati yata yung aklat ko gagayahin na maghumanda na kayo. may gagawin na siya, may ilalabas na siya aklat na wala daw sa ano, sa ano. Ingat kayo, baka mamaya kung anong orasyon yung ilabas na naman niya, ibenta niya. 'Di ba, nang wala namang katibayan na ito ay legit na gumawa ng orasyon. May nakalagay ba doon? Pag walang nakalagay, huwag po kayo magtiwala. Tapos orasyon lang nandoon. Kasi hindi natin masasabi kung kaliwa o kanan yung mga orasyon na yan eh. Minsan pag binanggit mo, yung binitawan mo yung dasal na yon, na binuksan mo pala, portal ng demonyo. Bigla ka nang mahihilo, nandito lang sa tabi mo yung orasyon na yun ng pagbukas ng portal ng mga demonyo, di ba? Meron ganun eh. Meron ako naging bisitang ganun. Talagang hawak niya kaliwa. Talagang pagbitaw niya ng salita. Lahat kami doon, nagsisihan kami. Talagang bumukas yung portal, naka-live pa kami noon.
So, yung bisita namin na yung kabata-bata pa, yung orasyon ng lola niya, binanggit niya dun sa bahay namin, talagang ramdam ko, bumukas ang portal. Ang tindi ng itim na kapangyarihan na ginagamit nun. Kaya sabi ko, hindi basta-basta, ano, uy, hiling niya mag-copy. Oo, copy ka talaga, te. Pati nga, minsan nakatirintas yung buhok ko, ginagaya yata. Nakaganito, di ba, lagi nakatirintas? Nakita ko siya, nagtirintas siya ng buhok na kulay pink, nag-wig siya, ginagaya. Hindi na nga ako nagtirintas, ayoko na nga, kasi may gumagaya. Hello, madam, nagulog po ako, GPS, pakicheck na lang po. Sige po, check natin. Ooh! Yan. Plano ko ulit. Kasi yung unang laptop na ginagamit ko, basag. So, second hand lang yun. Nag-try lang ako mag-stream. Pero, nalaman ko, medyo, ano nga, hindi maganda. Basag. Binigay ko na lang sa anak. Oh, sabi ko sa inyo na yun. Bibili ako ng bago at doon na tayo mag-stream sa YouTube. Kahit pa paano. At least, andun kasi international, inaabangan nila ako, namimiss nila ako. Siyempre, ano ha, at a time na nagla-live ako, gusto rin nila maranasan na nagko-comment sila. Yan. Bubuksan ko yung Hollywood oil. Ito ay langis ng lapnisan. Mabango, napakabango. Naku, ang bango. Ate Sonia, meron kang ganito. Ay, ang bango, ang tapang. Kailangan, ano lang siya, drop lang siya. Drop. Sobrang tapang. Nailoko dun. Lakas. Yan. Ito, totoong katas ng puno na napakabango. Yan. Itong pinakamahal na kahoy sa buong mundo. I-research niyo yan. The most expensive wood in the world. Walang halong bola at walang halong kasinungalingan para makilala niyo lang. Meron po ako niyan. Ito po yan. Na binasbasan, lalong pinalakas. Talaga lahat ng gusto niya ng hair mo. Yeah. Oo. Pero hindi mo ako mapagsusuot ng gold. Ayaw ko ng gold. Silver, stainless, okay na ako. Masaya na ako. Kasi sawa na sa gold. Sa Japan pa lang, maniligo na ako ng gold. Sinanla ko lahat ng alahas ko. Ayoko na eh. Talagang tinapon ko na. Tapos pinagawa ko sa aking third floor. Yung pinalakihan ko yung bahay. Yun yung pinakakatas ng ano, nung alahas ko. Sisimula na diba dito sa Maynila, sa Pasay, may mga nag-snatch. Naranasan ko yan, na pigtasan ako, 50 grams na bracelet. Tsaka, pag sayo yan, ginto yan, hindi yan nakalus. Hindi yan abot dito, nandito lang yan. Pag abot dito, inarbor mo lang yan. Diba, te, sa Japan? Pag nagsuot ka ng nakaluslus na bracelet, hindi sa'yo yan, pang lalaki yan. So, hiningi mo. Oo, basta ata, ginawa akong pabango sa katawan. Mabango naman talaga siya, te. Ah, namatay na. Yaman mo naman. Si Mama, nanonood pala eh. Shout out kay Vicky Dison. Oo, ha? Ang bango. Ito naman roll on. Ang tapang ng amoy. Pwede siyang drop lang. Konting-konti lang. Oh, ang bango. Halik-halikan ka ng asawa mo. Halik-halikan ang asawa mo, te. Yan. Yung magpapatawas pala. Sige. Anong araw ba ngayon? Anong araw ngayon? Friday? Pwedeng bukas? Marami tayong kandila. Marami tayong stock. Dinala na ako ni yung mother. Pwedeng magpatawas. Isa lang. Pag isa lang. Sige. magpapadagdag. Magpapa-cleansing. Yan si Joyan. Dapat tawasin natin eh, no? Para maalis yung negative na sanib niya. Hindi niya kasi alam yun eh. Yung mga tawas siguro. Ako si Ina. Message mo ako sa full name para yan, tawas tayo. Tawas. Lista na tayo. Sa gusto magpahabol,
isa pa lang to, kahit pa paano, gusto ko kasi magtawas ng sabay-sabay sa isang upuan, sunod-sunod, nagtatawas tayo. Gusto ko yan. Ay, wait lang. Ito na, napakita ko na, ito yung apat na sulok ng mundo. Ano to eh, sa apat na sulok ng mundo, square siya, ibig sabihin, square. Diba sa Sator or square na prayers din yun? Kahit sa angulo mo basahin, Sator pa rin yung kinakalabasan. Ito, ganun din yung birthood niya. Yan. Oh! Okay? Yan. Ito, yung apat na sulok ng mundo ng Yog na sinasabi ko. Yan. Ito po yan. Ito ang bracelet. Ginawa kong bracelet para cute-cute siya tingnan. Yan. Ang gypsy niya tingnan. Oh, may protection ka na. May panglihis ka pa sa disgrasya. Ito, sa healing, sa health and protection, pati ito, malakas. Malakas. Hindi ko pa po chinek. Yan. Pasenda lang po ako ng resibo para makita po natin. Ayan, yung aking gabay. Makulimlim dito, pero maliwanag. Papasok ang liwanag dito sa ano. Sa loob. Ayan, kitang-kita, oh. Shoo! Diba? Lakas! Bumubuga ang liwanag. East, west, north, south. Yes, ate. Yan ang pinagtaniman nito, mucha, ng nyog. Meron ako, pero di ko alam kung naka-reserve na itong isa. Pero sabihan niyo ako para gawan ko kayo. Makakagawa pa ako nito, tatlong bracelet. Isa reserve. Yan, isa reserve. Okay, check ko na lang po yung sa messenger ninyo. Yan. Ang lakas ng protection nito sa spiritual. Bagay ito sa bata, sa matanda. Pwede kahit isang piraso. Ito sa bracelet. Yan ang blood dragon na may rudraksha. Oh! Rudraksha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 muki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakas. Lumidigay ako, lakas. Oh, yan ang gamit, malakas. Bless, paki-bless. Paki-bless po. Lakas. Diba? Normal. Ito yan, normal na liwanag. Yan. Pagka pumasok tayo, humihinga, sumasabog ang aura. Isa pa. Normal mode. So, pag pumasok tayo, diba? Nakita nyo? Naggaganon. Nag-i-sparkling. Nag-i-sparkling talaga yung liwanag. Yan. Pakita lang natin. Yan ang gustong gayahin ni Jay-An. Kasi, yung all-over chakra mo yan, ma-open. Pero, bago ma-open kasi ang all-over chakra mo, bago magliwanag yung corona mo, totoong meron tayong corona. Explore ka sa international group, lahat ng nandun, healer, light workers, mga empath, sama-sama, lahat ng superhuman being na nandun, malawak ang kaisipan, sumali ka dun. Gusto ko, sumali ka dun para hindi ka mukhang, ano, mukhang ewan sa sinasabi mo. Para hindi mo tinutuldukan lahat ng sinasabi mo kasi kinakain mo din. Maganda yung lumalawak yung kaalaman mo. Sali ka dun. Doon ako kasi tinahasa eh, sa international group. Hindi dito sa pang-Pilipinas na international talaga. Kaya ako natutong gumamit ng energy, magbasbas, ano pa, sa isang hawak lang, alam ko na malakas ang gamit. Salat na salat mo agad, pati yung pagbasa sa tao, asain ka nila. All over chakra yung mabubuksan sa'yo. Tapos kailangan mag-connect ka muna sa gabay mo. Hindi kathang isip na may gabay. Kasi pag ikaw may gabay, yun sinasabi ko, hindi ka maduduguan. Lahat ng ano, walang mga obstacles. Oh, it's okay, it's okay. What's that? Ah, frog. Si Osiris. Yan. Ilaw ng miral ko. Nangaasal yun. Parang minamaliit niya kasi yung spiritual.
Pero pag siya natapat sa isang samahan, tapos siya ay mag-ganun-ganun, ako, pagkulungan siya. Iyak siya. Iyak siya dun. Talagang ano, psychic attack ang mararanasan niya kung ano-ano papasok sa kanya. Pag pinasok yung aura niya, mararamdam niya halos ginigiba siya. Ayan nga, ano, kung saan-saan siya manggagamot, pumupunta eh. May nararamdaman siya sa katawan niya. Dami niya kasi inaaway, mabait na lang siya. Pa, yun nga, minsan kaya tayo nakakakuha ng negative kasi yun sa pag-uugali din natin. Diba? Hindi nagugusa ng ibang tao. So, ikaw, na-observe yung ginagawa mo. Bumabalik sa'yo. Ganun yun. Yung sa katulad niya, hindi naman siya aminado na bad siya. Masyado siya mapagmataas. Hindi siya marunong humingi ng sorry. Masyado siya mataas. Kalungkot lang. Nung una, okay kami. Pero yung pala, ang balak niya, papasukin niya yung ginagawa ko. Hamahin niya yung ginagawa ko. Ang mas nakakatawa doon, kinain niya lahat ng sinabi niya. Diba? Nagpabaon din siya. Natawa na lang ako doon. Pangalap niya, pangalap? Pangarap niya rin palang magkaroon ng implant. Dapat, una palang sinabi niya sa akin, parang binaonan ko siya. Baon. Lalagyan ko siyang baon. Ang baon ko, pang galing pang ibang bansa. Czech Republic, US, ano pa, Malaysia, Indonesia, Thailand, kung ano-ano ilalagay ko sa'yo. Huwag ka lang magbaon ng asugi at saka pyrite kasi malalason ka doon. Baka mamaya, hindi mo pa alam yun. Tapos sa tingin mo, pyrite ay para pang-attract ng money. Hindi mo alam yung pyrite is may content ng sulfur. Yan. Mamamatay ka dun. Asupre yun pag ibinaon sa'yo. Kaya bago mag-isip, bago magbaon, mag-isip muna. Pag-isipan mo maraming beses kung ito bang tao na ito mapagkakatiwalaan. Malinis ba to sa gamit? Malinis ba to sa... Basta ganun. Sterilize ba to lahat? Hindi ba ako may infection? Foreigner, nag-implant din ako. Jewish, ang ganda. Ang ganda-ganda niya. Jewish. Yun naman, lagi siyang ano, kung siya negative attack. Oh, it's okay. B? Mio? Ayan na, andito na yung referee ko. Ay, it's okay, Oz, and good birds, baby, look. Ice, look. Ice. Give me ice. May makulit na akong bata, batuta. Yun. Ito, napakita na natin yung ano, yung ating apat na sulok na mutya ng nyog. Yan, nakikita ko ito ang mukha nandyan. Ayan, ang cute ng mukha niya. Ang cute ng mga mukha. Oh! Ayan, may mukha. May mga mukha. Diba, ang cute. Bagay din to sa bata, eh. Ayan. May mga mukha, ayan. Kagagawa ko lang nito kagabi. Malakas ang kabal nito, lalo na sa third eye mo. Yan. Puro may mga mukha po yan. Ayan o. Oh. Ang cute. Parang ano, parang Pokemon. Parang Pokemon. Ang aamo ng mga mukha eh. Ayan ang mga protector niyan. May mga mukha po lahat yan. Tataka nga din ako bakit ganito puro may mga mukha. Ayan. Yan, hanapin niya rin to, gayahin din niya. Gayahin mo na! Oh, ito, nilabas ko yung apat na sulok ng mutya ng nyog. Tapos gayahin mo na rin yung benefits. Lahat na lang kasi ginagaya eh. Iba-block ko na, block naman siya sa akin, pero hindi ko alam bakit niya pa rin ginagaya yung lahat ng ano. Kahit nga, minsan yung rayos, sinasabi na rin niya yung rayos, di ba? Third eye ko. Ito wala siya, third eye. Alam na, tama na dyan. Sabi ganun. Natawa na lang ako. Ito. Apat na sulok na butya ng nyog. Ang maganda. Ito sa akin. Ginawa ko. Yan. At may susot ako. Susot ko pala. Oh, nag-glow, diba? Ganun siya kalakas. Ako, hindi ito scripted yung ginagawa ko. Kusa lang siya talagang naliliwanan. Eh.
kasi siya nagliliwanag. So, ito, bas-bas to. Binas-basa na yan yung mga gamit natin. Hindi kayo mapapahiya. May gamit nga kayo, wala namang buhay. Paano na, di ba? So, nag-aksaya na kayo ng pera. Pinapasok pa kayo ng kulam. Pinapasok pa kayo ng bara. Pinapasok pa kayo ng inggit. Luging-lugi pa negosyo nyo. Gumastos ka na, talo ka pa. Kaya, saan ka? Saan ka? Doon ka sa legit o doon ka sa nag-iimbento lang para kumita? Yan. Sa puso. Ako sa ano, dimple sa puwet. Dimple sa puwet. Diba? Doon tayo sa totoo, tsaka hindi tayo niloloko. Mahirap yun, niloloko mo ang tao. Sa isang bato, papadalang 34,000, isang bato lang papadalang sa kanila. Sinong hindi mangungulam? Sinong hindi magagalit? Sinong hindi makaka-receive ng negative sa'yo? Kasi, yun, niloloko mo yung mga tao. Tapos ng perahan, hindi mo na pinapansin. Ang dami susumbong sa akin ng gano'n eh. Kaya, kayo po, ingat po kayo, huwag po kayo magpapaloko. Ano, basahin nyo muna. Basahin nyo muna kung totoong tao itong kumakausap sa inyo. Minsan, ngayon lang nakausap, tapakutin na may aninong itim sa harapan nyo, may demonyo sa mutya ninyo, pina-aura nyo lang sa kanya. Negative lahat. Kasi gusto niya, bilhin mo yung gamit niya. Sisiraan yung gamit na hawak mo. Doon nga ako natuwa eh. Sabi ko, bakit ganun? Hindi siya nagiging totoo. Sinasabi niyang, rimbawa, meron kang pinaka-iingatan gamit. Halimbawa, ito. Tapos na-meet mo siya. Asis, baka pwedeng pa-auran. So, nag-aura siya. May demonyo yan. Tapon mo yan. Ganun. O kaya minsan may alaga kang aso. Tapon mo yan. Pati aso, papatapon niya. Hindi maganda yan. Negative yan. Sabi ko, nung klase yun, galit siya sa hayop. Ayaw niya ng hayop. Oh, di ba? Ayaw niya ng hayop. Pati yung kaibigan ko, yung binauna ko, may alagang aso yun. Pinapatapon, pinapaalis. Sabi niya, ito nang, wala nga akong anak, ito lang yung baby ko, yung aso ko eh. Yan yung pinag-ano ng kaligayahan ko, pinanggagalingan. Tapos papatapon mo. Anong kaalaman mo? Anong klaseng kaalaman niya, di ba? Hello? Nag-iimbento lang talaga. Yeah, minsan na kumukulo yung dugo ko pagka naririnig ko yung mga ganung ano, kwento. Lalo na money matters, nandolo ko. Pangit yun. Papakita ko. Hayop ko. Natawa ko eh, ate. Paano? Hayop kasi siya. Yan na. Natawa ko dun na. Ito. Hindi po ito perlas. Ito po ay bato. Huwag po kayong maniwalang perlas ng karisma to. Hindi po ito perlas. Yun, ginaya niya, syempre. Ginaya niya. Hindi po perlas. Dinojoke kayo ka nila. Dinojoke kayo ni ano. Yun na yun. Parehong pareho. Like mine. Diba? Nilalait mo, sinasabi mong fake. Yung pala gagayahin mo din. Nag-change ko lang ng pangalan. Nag-change ko lang ng pangalan. Pinalitan mo lang ng pangalan. Kasi gusto mo palang gayahin. Ibig sabihin, idol mo ako. Lahat ng binibenta ko, gusto mong gayahin. Kinakopy mo. Meron pa ako ilalabas, bulalahaw na galing India. Sige, gayahin mo din. Lahat na lang, sige na. Sabi, ganun eh, no? Lahat na lang, gayahin mo. Ito pa, gayahin mo rin to. Ayan, gayahin mo rin to. Mucha yan na tabi-tabi. Mucha yan. Hindi ka mahirapang manampot sa likod ng bahay ninyo ng mga bato at ipakita-pakita mo sa ano sa live mo. Ito, siksikan, siksikligling to, totoo ito. Pula, perlas, sira ulo talaga. Walang ganun, walang perlas. Wala. Red pomegranate stone, sasabihin mong perlas. Wala ka na masabi talaga. Comment ko na lang talaga sa'yo. Natawa na lang ako dun. Eto, mucha ng tubig. Wait lang. Mucha. Eto, diamond. Eto, may baon ako nito. Pero syempre, maliliit sila. Herkimer diamond po tawag dito. Eto, from USA. Yan. Herkimer diamond. Uy, pera. Eto, pwede itong pendant. Pwede rin pang ring. Maliit. May maliit ako. Wait lang. May maliit ako niyan. Nudukot mo ng pera, mami. Eto, yan. Mucha ng tubig.
pag ibibining mo, nag-iiba ang liwanag niya. Oh! Ayan o. Nag-iiba. Huwag makulit, batang maliit. No. Walit mo na sa kanila. Sige. Basta huwag lang lalabas si Osiris. Hawak na ni Osiris yung wallet ko eh. Chocolate! Yan, ito yung maganda ko. Ganda. Anong nakikita ninyo? Anong feel niyo dito? May kukunin sana ako na wala sa isip ko. Elise Belmont, hello. Yan. Ito ay baon sa noo. Hala, ayan o. Ayan o. Tagus, tumatagos ang liwanag. Yan. Oh! Ganda, ano? Saan po kayo? Pwede naman ako mag-implant ulit, nakatabi lang ang aking pang-implant. Meron akong pang-sterilize ng gamit. Galing yun sa taong sinisiraan niya. Nirigaluhan na lang ako ng tao na yun, na kaibigan ko. Nirigaluhan na lang ako ng pang-sterilize na bag. Pang-palubag loob. Yung pala, selos na selos siya sa customer ko. Kasi customer din pala niya. So, kaya yun, Taiwan po. Ay, oo nga, alayo. Pwede ako, may passport ako, te. May passport ako, tourist. Invite mo na lang ako. Tourist, no? Sa Japan, pwede mong tourist kasi may passport naman ako. Yeah, may papakita ako. Kaya gusto nyo ng ganito style. Wait lang. Yan. Ito. Pwede siyang haring araw. Yan po. Mucha ng tubig na pwedeng gawing haring araw. Ito, tanso. Tanso po ito. Yung ano ng bala. Yan. Yung sa basyo ng bala na gawa. Maganda po yan. Diba? Ang ganda. Yan. Pwede mo siyang ilagay dyan sa gitna. Tapos, yan na siya. Yan ang kakalabasan. Pwede ko paayos. Oh! Pwede, pero kung malaki po, kung malaki, babasagin mo, i-crack mo siya para raw siya. Hindi siya yung ganito kalaki. Pangit magbaw ng malaki. Ma-hospital ka rin. Sabi ganun. Ayan, nawawala yung ano, kukunin ko. Nawawala, may kukunin ako, may nawala. Babalik na naman ako. Isip ulit ako. Asan yung wallet ko? 396. Asan yung wallet ko? Tanong mo kayo Mio. Hawak mo sa edition eh. Mio! Tanong mo, hawak niyo sa edition eh. Sumiksik siya dito kanina. Yan. Ito pala. Asan na yun? Pupunta tayo sa ano. Pagawaan ng silver. Ito papaayos natin. Magkano yun? 396. 300? 400. Okay. Wait lang. Meron akong ano. Pinakita ko na kanina, diba? Ganda. Maganda, tanso, te. Galing sa ano, sa pinagputukan. Ito, may-ari nung basyo ng bala. So, kung nga sing-sing nun eh. Maganda rin, tsaka pendant. Wait lang po mumustra ko lang kasi ito papaayos ko to sa ano sa gumagawa ng silver. Ayan, like this. Ito hindi lang basta magkakapareho na kami dahil alam ko na yung tinarget niya sa akin supplier. Ayan. Kaya mapapansin nyo, yung overall niya ay nasa akin. Marami siyang binili. Tingin ko yung iba nandun pa binibenta pa niya. Galing sa akin din yun. Yung binibenta niyang 30,000. Worth 30,000. Sa akin, 3.5 lang. Mabibili niyo 3.5. Tatlong piraso na yan. 30,000. Grabe, sobrang laki. Sobrang mahal. Tapos nagpuyat daw siya ng ano, madaling araw. Para lang dyan sa Oberon. Hindi totoo yan. Yan. Ito ang... Ay, wait lang. Ang tawag ko dito,
yan. Oh! Tiketa. At triketra. Sige, lagay mo dyan. Triketra na pendant. Yan. Kaya maganda siya. Pwede mong lagyan dito ng isa pa sa ibabaw. Maganda rin siya tingnan. O pwedeng tatlo lang kung gusto mo. Yan. Habang suot mo, andyan na yung amulet sa'yo. Nakadikit pa sa balat mo. Yan. Bali, ang ganito ko, 2 piraso. Papagawa natin. Papaayos natin. Papix natin kay Kuya. Grabe. Lakas ng aura dito. Naka-shoot, nakasanggil dito sa atin. Ano yan? Okay. Sige. Nakakatuwa. Pero minsan yun, mababalitaan mo yung taong nang bubuli sa'yo, kinakain nila yung salita nila. Tapos matatawa ka na lang, palpak yung ginawa niya. Ah, tapos naka-live pa. Yung kamalian niya, naka-live pa. Tapos hindi nag-iisip. Napapahiya na lang siya doon sa ginagawa niya. Siyempre, anong magiging comment ng mga tao? Diba? Bakit ka nagpapaganyan? Tsaka yun ba, infected na? Ganon, diba? Negative ang magiging kalabasan. Pag ganon, alam kong dehado ako, hindi ko ilalay, mapapahiya ako. Tsaka may pangalan akong iningatan. Ayoko mapahiya. Pagpapano. Tapos papakita ko yung kamalian ko. Kamalian ko. Wala nang dalapit sa akin yan, diba, pag ako nagkamali. Kasi paano pa magtitiwala sa'yo ang tao? Alalala. Wait lang po ah. Yan. Sa mga magpapatawas, message nyo lang ako. Gusto mo ate? Pag gusto mo, Ate Sonia, paggawa tayo. Yan. Ato, mutya ng tubig, nag-iisa lang to. Yung pinakita ko. Ayan siya. And it's glowing. Nagiliwanag. Kahit wala tayo sa tapat ng poste ng Maralco, nagiliwanag yan. Malakas. Malakas. Naku, pupunta pa akong ano. Ayoko nga pala, may shipping pala ako. Isa lang. Yan. May pahabol kasi sa ginawa ko. Ito, papadikit natin. Papadikit. Papalagyan. Papakapitan natin. Pero syempre, ano din ang bala gagamitin natin dito. Basyo ng bala. Gusto ko nga magka-bracelet din nun, yung porcelas na nagawa sa basyo. Gusto mo to, te? Nag-iisa lang tong butya ng tubig. Nag-iisa. Ganda. Maganda. Ayan, nakaganyan siya. Iniingatan ko kasi nag-iisa lang to. Matigal na sa akin to, April pa lang. Ayan, hindi ko pinapakawalan. Yung isa nakakuha ng ganito ay businessman. Ang ganda, di ba? Ganda. So, papakainan lang natin ng ngipin dyan. Apat. Ayan na, tumalun na. Apat na ngipin. Tumatalun ka, ha? Natatakasan mo ako. Ayan. Pag ibiling mo, nag-iiba kulay. Ayan. At siya ng tubig. Message lang ako sa mga interested. Ito, pa-Japan din to. Gagawa tayo ulit ng haring araw. Haring araw na mga mutya. Andito yung mutya ng bata ng isda. Ayan. Makinang po yan. Andito yung mutya ng bata ng isda. Pag samasamahin ko kasi, ang dami na. Hindi na kasya dito sa bahay ko eh. Yan, para maging mayaman ka. Ayan, pwede rin siya dito kung gusto ninyo mutya ng mata ng isda. Kasyang-kasya din. Bagay din po siya dito. Ayan, katulad niyan. Okay, gumulong. Ayan, nakaganyan siya. Ayan. Makikita mo yung pinakamata ng isda dito. Ayan. Ang ganda po. Diba? Sobrang ganda. Oh! Yan, depende na lang. 2 ganito ko. Depende nilang kung gusto mo ng mutya ng tubig or mata ng isda. Mutya ng mata ng isda. Ito,
parang ang ability nito, para siyang cat's eye. Sa cat's eye din ang pang ano siya, pang charisma. Yan, ginagaya ni Jay ang charisma. Walang mabanggit, walang maisip, ginagaya. Ginagaya. Eto. Oh, dahil gaya-gaya siya, gagayahin ko rin siya. Oberon set. Oberon set. Nag-iisa. Dalawa, magkaiba pala dito. Ayan. Andito yung mucha ng alapian sa gitna. Ayan. Pag tatlo bibilin mo, mura na yan. 3.5 lang. 3.5. Kasama na yung ano, tube. Mahal po yung tube, ha. Mahal po ang tube. Sa tube lang ako talaga, ano eh, na bulubi. Mahal ang tube eh. Ayan. 3.5 na lang po. Set ng ano yan, ng amulet. Ayan yung pinagdadamot ni Jian. Pinagdadamot dyan sa mga customer niya dahil sobrang mahal, 34,000. Ganito, 34,000. Mura lang sa akin. Sa akin na kayo bumili. Naghanap kayo, Oberon. Ito na sa akin, no? Oberon niya. Oberon niya to eh. Ako yung supplier niya sa ganito noon. Nag-ipon siya worth 200,000. So, yun yung binibenta niya. Tapos sabihin, ano, itinabi na. Hindi na binibenta. Negative na raw. Yung pinagkalat niyang peke. Pero, nakabili siya ng kotse. Diba? Ang dami niyang sales doon. Kasi, talagang palumpalo yung presyo ng bentahan niya. Diba? Tapos sasabihin, peke pa. Sabi ko, ayos ah. Yan tuloy. Ayoko na mag-supply sa kanya. So, trace niya saan galing yung mga gamit ko. Hindi niya alam. Galing to kay Suryadi. Sa Indonesia. Direct po ako doon. Yan. Kung siya, sa Shopee na siya, namimili. Sino sa amin sa Shopee namimili, diba? Siya ang Shopee. Oh. Sinungaling kasi yun eh. Yung Ganesha niya, worth 400 pesos. Binibenta niya ng 4,000. Diba? Sobrang laki. O, ano kung mag-ano, 400 tapos 800 mo ibenta. Pwede yun, patong ka na lang pang bigas, pang ulam. Saktong-sakto na yun. Pero yung Ganesha niya, kitang-kita ko yun sa, ano, sa Shopee. Meron nun sa Shopee. Ganeshang puti, yung elepante. Worth 400, nasa 4,000 sa kanya. Yung Shopee lang yun. Sasabihin, Shopee yung gamit ko. Yan. Shopee. Sino sabihin Shopee? Eh, nagsusupply din ako sa Indonesia ng ano, ng order. Yan. Sa sunod, meron tayong bulalakaw na puti. Ay, wala na. Wala na yung suot ko na bulalakaw na puti. Saffordite. Hindi ko pwede sabihin pangalan kasi gagayahin. Baka gayahin na naman. Patay na naman tayo yan. Hindi niya ako magagayo. Bahala siya sa buhay niya. Pagdaanan niya muna yung pagsubok na pinagdaanan ko bago ako maging ganito. Hindi instant na magiging ganito siya. Lalo na yung baon na pinapangarap niya. Baon ko siguro na sa ano na. 100 plus. Hindi ganun karami. Kasi maliliit. Hindi ganun kalalaki. Hindi halata. Wala. Hindi halata. Sa isang linya, 5. Sa isang linya, 10. Ganun. Kaya marami na. So, sobrang dami na. Sige, habulin niya yun kung kaya niya habulin. Diba? Ayaw niya na nga eh. Kasi natakot na siya eh. Namuudugo eh. Tawag doon, GABA. GABA is real. GABA yun. Hindi naman kasi natutulog yung Panginoon eh. Kung ikaw, dinadama yung Panginoon sa kalokohan mo, pinagtatakpan mo, mas maling-mali yun. Diba? Thank you God. TikTok, thank you God. Pero lahat ng sinasabi nito, lahat ng pinapalabas nito, puro kasinungalingan, tapos idadamay pa si God. Lalo kang foul doon, maling-mali yun. Kabahan ka na pag ginamit mo yung pangalan niya, tapos puro kasinungalingan yung pinapalabas mo. Bad yun, napaka-bad. Kaya yung iba, nagme-message sa akin kahit sa abroad, USA, meron siya pinadala ng worth, pinadalan siya ng 34,000. Ang binigay na sa kanya, ano, ang tag doon? Hiyas? Isang piraso, 34,000 hiyas. Grabe. Buti nga sa kanya, laman, sa laman tinuro.
Sinaksak yun, sinaksak. Kitang-kita ko, grabe yung ano. Dugo. Pag ako nagbaon, walang dugo. Hindi ka duduguin. Kahit sa Japan, nagturo ako mag-implant sila. Sabi ko, for your own safety lang, i-ano nyo yan, i-sterilize nyo yan, tapos huwag nyong masasaktan yung ano nyo, yung laman nyo, huwag nyong mahagip. Kailangan balat lang. Balat lang. Yan, yung hinihila ko. Ito, itong part na yan. Ako, may implant ako na ano, yung pinakita ko sa YouTube. Meron akong implant po. Ayan, pag ginawahan ko, lumalabas ba? Ma-appear ba? Ayan o, kita nyo? Ayan, eto, ayan. Kita nyo, pag pinindot ko, lumalawit. Mula dito hanggang dito, yan ang implant ko. Ang haba. Haba, diba? Pag ano niya, sa ilalim ng balat. Sa ilalim ng balat naman kasi talaga ini-implant, hindi po sa laman. Pag sa laman, patay talaga. Talagang duduguin kayo, mamumuon dugo nyo. Ma-infection talaga kayo. Eto, doktor na nagkabit sa akin yan, ha, doktor. Merong device na ano, na parang baril lang siya. Implant. Implant siya na contraceptive para hindi ako mabuntis. Buntisin kasi ako, madali mabuntis. Kaya nagpalagay ako. After 3 years yan, pwede nang tanggalin. Ganyan din yung mga implant ko, sa ilalim lang siya ng balat. Hindi po siya sa laman. Kaya sa mga nagbabalak magpa-implant, syempre isip mo na kayo bago sisihan. Pero sa akin, 100%, 100% safe po kayo. Yeah, marami ako dito sa mga nanonood, marami na ako nabaunan. Wala naman, wala naman ako na-receive na ano tawag doon, na-receive na bad karma. Wala naman ganun, wala namang nangyari sa akin bad. Hindi naman sila na infection. Meron nga yung hindi halos di makatulog kasi gustong-gusto na. Baka. Makanta siya. Here I am. How do you do? Madam, hindi ba masakit pag pipisilin? Hindi naman po. Hindi naman po. Kahit masanggi siya, hindi naman. Eh, yung implant na contraceptive, masakit kasi mahaba. Yeah, masakit. Pero, nagbubuhat pa ako, nag-exercise pa ako. Sige, te, paano? Paghandaan natin yan, puro malalakas na gamit. Ayoko magbaon sa inyo ng mga bigas-bigas kasi hindi pa ako ano sa bigas na yan eh. Pag galing dito sa Pilipinas, medyo hindi pa ako tiwala. Okay pa, yung mga galing sa ibang bansa. Halimbawa, ito, wait lang po ah. Papakita ko, ito po yung diamond ng sa USA, Herkimer Diamond. Ito, papakita ko natin. Yan. Yan. Herkimer Diamond po yan. Yeah. Ah, tumalon! Kumikinang, diba? Yan ang Herkimer Diamond. Bali, ito. Yan. Wait lang po. Yan. Kita nyo, nakapadiamond siya. Ah! Galing yan sa mountain. Ano tawag doon? Hinukay po yan. Ang Herkimer Diamond. Hindi po yan basta-basta ano, nakukuha sa tindahan. Yan po ay papasukin nila sa bundok. Uhukayin nila. Merong entrance dun eh. Pag napasok mo yung bundok na yon, magdidig ka dun. Magpapabukad eh. Tapos magdidig ka dun. Lahat ng makuha mo sa'yo na. Para may capacity din yun. May oras din yun. Kaya kailangan dami yung mina. Parang ganun. Yan sa kaibigan ko. Anak pa ng major yan ah. May ari. Yung Herkimer Diamond, nagbabaon ako niyan. Sa mga bankero sa Batangas, tinaniman ko yan. Marami yan sila doon. Pumila sa akin sa Tingloy, sa Anilaw. Yan. Meron ako niyan 5 pieces. Sana kung gusto ni Jayan, sinabi na lang niya sa akin. Kahit sa sarili na lang niya, nagbaon siya. Walang sensitive sa balat. Walang sensitive sa balat. Sa pagbabaon yun. Sa pagbabaon. Mali yung nakita. Madam, kahit ilang po ba, pwedeng isang session ang baon? Ang pinaka-maximum ko nga 20 pieces sa isang baonan eh. Kaliwat kanan. O kaya pagkasya yung 20 pieces kasi sobrang liit lang sila. Pag naghilom yan, peklat na yan. Hindi maglalakwal siya, hindi maglalakbay ang bato. Nandyan lang yan nakapagin kasi nagpeklat na po. Tapos pagka pwede niyang tanggalin,
pwedeng tanggalin kung gusto niyo tanggalin. Para pagka siya, pinilagay niyo na dyan sa grado na yun eh. Here I am. How do you do? Maka, kinakanta niya ako. Si Sai Rita. Mas ko pa siya. Minabasa, you, law of karma, you know, totoo yan. Law of karma. Law of karma is real. Pagka hindi ka good kay universe, magagalit sa'yo si universe, hindi ka papansinin ni universe kahit ano bang wish-wish ritual mo dyan. Kung pasaway ka sa universe, neglected ka, abandonado ka ni universe. Chok sa. May background ka. Si Osiris. Wala magawa eh. Gusto niya talaga dito sa tabi ko minsan eh. Minsan naminis niya na ako. Yes. Masarap ang implant kasi simula nagka-implant ako, nagmukha kong bagets. Ayan, asawa ni Ate Colleen. Oh, may Chinese yan. Chinese sila. Nagpa-implant business din sila. Yan. Sila ay may malaking ano. Business din. Kaya nagpa-implant din yung asawa niya for protection and healing. Tapos nakakatuwa, naging maganda yung aura ng ni kuya, ang asawa niya. Yan. Yung mga nanonood dito, hindi nyo alam, dami yan. Maraming nagpa-implant. Silent, ano lang sila. Nanonood lang sila, pero mga binaon ako na yan sila. Madam, yan, di niya magagaya yung may bata sa tabi mo. Ay, oo, wala siyang, hindi niya kasama yung ano niya. Tsaka hindi, love ko yung baby ko. Here I am, how do you do? Pinapawisan na si Osiris, oh. Rita. Magkano yung Herkimer Diamond? Sige, bigay ko sa'yo ng ano, ng yung pambaon lang bigay ko sa'yo, 1K. Okay na, 1K. Nagsiship din ako niya. Bihira lang ang Herkimer Diamond. Tsaka, ang ganda nito, alam kung bakit. Yung liwanag laging na-attract sa'yo pag meron ka. So, yung aura mo, may tendency talagang malakas. Maliwanag ka sa paningin ng espiritu. Tama, kukulam, tsaka mababara. Hindi ka mapapahiya. Lalaban at lalaban yung gamit mo. Yan. Lima. Meron ako sa chan. Naglagay din ako sa chan kasi talagang ang laban is totoong laban. Kaya nagpalagay ako. Ang hirap ng ano, may mga mababarang pagpabaon ako niyan. Pwede. Pwede. Pagka gusto nyo sa akin magpabaon, puntahan nyo ako dito. Pero pagka dito na kayo sa Maynila, pwede naman pupuntahan namin kayo. Pero pagka tawid dagat na, pamasahyan nyo ako. Pwede naman eh. What's that? It's a red raksha. It's a pendant. Oh, pendant daw. Pendant. This is a chandra. Chandra. Cute yung Osiris. Yan. Si Osiris ang aking baby na ano, Good Friday ko siya pinanganak. Sabi sa akin ng ano, midwife. Iba na topic eh. Sabi sa akin ng midwife, mamili ka na. Kailan ka bang manganak? Sabi ko, kailan ba pwede? Sabi niya, dito, pwede ka na manganak. Itong ano na to, pagpasok na ng week na to. Ah, talaga? Tapos yun, nag-i-induce na ako kung ano-ano na kinakain ko. Pizza, spaghetti, yung mga ano, spicy. Yan. Tapos yun, nagkataon, Biyernes Santo siya, nagparamdam na ano, lalabas na. Umagang-umaga, kita ko sa, ano ko, sa damit ko, may dugo na. Sabi ko, uy, magaganak na ako. Tantuwa ako, nakangiti pa ako eh. Sabi, ay, hindi pa yung itsura ng mga anak, nakangiti ka eh. Pero may dugo na. Yung, ano, ina-ai-ai. Kasi sinusukatan ka na kung ilang centimeter, di ba? Yan, pag naka-uwi ako, madam, punta ako sa inyo. Sige, message nyo lang ako. Basta paghahandaan natin yung implant, wala pong problema dyan. Hindi kayo mapapahamak sa akin. Banayan po yung kamay ko. Tapos ayoko rin nasasaktan kayo. Minsan pagka yung tao nararamdaman ko na naayaw na, ini-stop ko na. Sige, okay na. Hanggang dyan na. Hanggang dyan na lang nga. Hindi na natin dadagdagan. Gusto ko nang isarado yan. Yan, pagka, minsan naman kasi pag butas, nasayon yung butas. Kung kasha pa, sinasalpahan ko. Yan na. Galing-galing naman. But
Galing naman. Here I am. How do you do? Galing naman. Yung ginagawa niyo. Ano? Sa daliri, yung kinakanta. Hanggang talamparan niyo, binilang yung daliri. Ginagawa niyo. Nakakatuwa. Minsan, namimiss ko kayo. Hindi ako nakakapag-live. Miss lang masyado kong busy, pero sa isip ko, gusto kong mag-live. Sila ko mag-live. Ayan, meron tayong Iwayam. Incenso. Sino papatawas? Patawas na. Bukas ako magtatawas. Para sabay-sabay po. Kasi pag ano, isa lang yun. Gusto ko sunod-sunod. Pagka tawas mode. Pagka magbebentahan mode, bentahan mode. Oo, may nagkumanta si Osiris eh. Where are you? Here I am. How do you do? Alas dos na to natulog. Nag-aaral kasi siya eh. Here I am. Parang babae si Osiris, no? Parang babae. Oh yeah. Okay. Oh, sige, ako pupunta na sa paggawa ng silver. Ano, gusto niya sale? Sale? Ay, teka lang po. Meron na akong bibitawan. Kidlat po siya. Kidlat. Asa naman yun? Saan na punta? Inanda ko yun ah. Ba't nawawala? Kidlat. Bato kidlat. Hindi po totoo yung mga kidlat ng ngipin-ngipin. Hindi po totoo yun. Pag ang kidlat, tumama po yan sa lupa. Naluluto ang buhangin, bato, kung ano yung matamaan niya. Yan, hindi siya iyakan ngayon. Yan. So, ito po yung bato kidlat. Yan, bibitawan ko. Sinong may gusto? Wow. One. Pihira lang one. To. Aabangan mo yung pinagkidlatan, tapos madadampot mo yung bato. Three. Meron ako nito sa bag ko. Four, so, minsan nananalo din ako. Ayan. Ay, hindi. Baby boy siya. Baby boy yan, oh. Mahaba lang hair niya. Tapos kulot. Ayan, haba-haba hair. Cute pa. Ang cute yung... Ayan. Cute lang. Pipikay ko for 3-5. Bihira lang ang kidlat. Hinahanap ko. Meron ako nakapendant. Ayun. Ito, big size. Look at the nose. Small na nakapendant. Look at the nose. Ito yung large. Ito yung small pendant. Pwede pa pendant to. Pinagtamaan po ng kidlat yan. Ito batok kidlat. Mainit yan. Saka maganda rin itong mabisa itong pangontra sa mga ano. Alam mo yan. The pussy. Ulam, wow. Barang. Pussy colors. Pag ikaw pussy itirahin. O sige, itira ko na. Yan. Sa small, 2-5 na lang. Etong large, 3-5. Kanino? Ayan, nag-agawan na. Hatiin natin to. Kasi pag hinatin natin, may tendency na mawasak siya. So, kaya inaano ko na lang kung ano yung laki niya. So, numama. So, numama na lang. Ganyan siya. Yan. Ayan, si Suryadi. Ito. Nag-message si Suryadi. Kaibigan kong Indonesian. From Indonesia sa Jakarta. Yan. Ayaw maniwala ni ano eh. Kailangan ko pang ano. Kailangan ko pang patunay, no? Basta ako, may sarili ako supplier. Eh, ano? Eh, ano? Ayan. Kanino na to kay Ate Sonia. Ayan. Nauna si Ate Sonia. Lilista na tayo. Maglilista na tayo. Walang ball pen. Ayan. Kailangan ball pen dito nakakwintas. Minsan yung suklay nakakwintas din kasi lagi nawawala. Kidlat. Sa kidlat, Ate Sonia. Small. Jean Rui. Gina. Try natin. 3-5. Ay, may malaki. Malaki. Ito, naging mabili din to. Ito yung sa akin eh. Wait lang po. Yan. Ang tagal lang, ano ko, live ko. Okay lang yun. Ito yung sa akin. Malaki eh. Yan. Parang halos magkasing laki nung sa akin. Pendant.
Maganda to. Ito, pinagtamaan ng kidlat sa lupa, ah. Lutong-luto yan. Lutong-luto. O, halos magkalaki. Kasing laki katulad sa akin. Ayan. Oh! Lutong-luto. Alam nyo, yung mga binibira ng kulam, inggit. Pag ako, halimbawa meron akong kakayahan, kaya kitang tirahin sa isip lang. Kahit tawid dagat ka, kaya kitang hiluhin. Ipikit lang ako, gusto kong hiluhin kita. Gusto kong tirahin kita. Madali yan makakapasok pagka ang tao may power talaga sa spiritual. Pwede mo siyang mausap kahit malayo. Minsan pag pinag-uusapan mo, may nangyayari na doon. Ganon pagka negative ka ha. Pero pag once ikaw may ganito, hindi ka basta-basta tatablan. Kung anong isipin, isend out sa'yo nung kalaban mo, bumabalik yan, bumabaligtad. Ayun, bumabaligtad nga eh. Ngayon sa akin, di ba? Bumabaligtad. Kinakain niya yung sinasabi niya, bumabaligtad. Kung ano yung gawin niya sa akin, babaligtad, papunta din sa kanya yun. Yun ang law of karma. Kaya malakas ang kidlat. Maghanap ka na ng kidlat. Maghanap ka ng kidlat. Mahirap maghanap nito. Abangan mo yung kidlat, tatama sa dagat. Takbuhin mo. Kunin mo yung pinagtamaan, umuusok-usok pa, mainit pa. Yan ang ngipin ng kidlat. Yan. So, ito, bibihira lang to. Ako, may contact naman ako nito sa Bicol. Sa Bicol naman. Sila yung abangers ng kidlat. Pag kumidlat, pupuntahan na kagad nila kung saan pinagkidlatan. Kasi, andun yung pera. Para sa kanila, dun sila namumuhay. Pati sa mga bulalakaw. Yan, teka lang po. Yung bulalakaw, ito, pakita natin. Ganito. Ito naman, Tibet. From Tibet naman siya. Sa Tibet, China. From Tibet, ang bulalakaw natin. Mio, parang flashlight, no? Yeah. Lobat iPhone. Kahit kanino, ano. Ayan. 1.5 lang to. Nung kailan nag-sale ako hanggang ngayon, sige, sale ko pa rin. 1.5. Bulalakaw pendant. Ayan. Contra-ingit. Kung anong vibration ng kidlat, maganda siya, partner din siya dito sa bulalakaw. Ayan. Vibrational, napakataas ng vibrational na ito. Yan, patayin natin yung ano. 1.5 lang to, bilang yun na yung mga kapatid ninyo, anak ninyo, pangontra din to sa ano. Ako yan ah. Ayan. So, wait lang, patayin natin flash. Yan. Bulalakaw ko yan. Ito makikita mo, nagba-brown. Nagba-brown, medyo nagba-brown siya. Yan, yun ang kidlat. Ay, kidlat! Bulalakaw! From Tibet. Ito, binaksakan nito, Tibet. Sa Tibet po. Ayan, nagbabrown. Sa next week ata, meron na akong bulalakaw na puti. Yung kung ano yung suot-suot ko. Ayan po, oh, lakas. Lakas pala ng ano nito, flashlight. Ayan. Ganda. Ay, umiinit ako. Umiinit. Wait lang. Ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asan yung sa akin? Yung sa akin kukunin ko. Asan yung sa akin? Ito na lang sa akin. Ayan, maliit. Ayan, sa inyo na yung malaki. Sinong gusto, message nyo lang ako. 1.5 lang yan, nakasale lang yan. Sa iba, pumapalo pa ng 3,000 yan. Bulalakaw, pendant. Naka-pendant na siya. Pag suot mo na lang. Pag ikaw marami kang collection na gamit, paiba-iba pwede mong gamitin. Naka-moldavite ka po ba? Yes! Ito po. Yan. Nakita ko na yung moldavite ko. Nakatulad nitong suot ko. Pero hindi pa siya naka-silver. Ah, sige, dalawa kay Ate Sonia. Dalawa. Ate Sonia, kay Gina. Kay Gina, isa, small triangle, bagay sa'yo. Yan. Small. Sonia. Ate Sonia. Bulalakaw. 2. Kay Gina. Bulalakaw. From Tibet po yan, hindi po yun sa Pilipinas. Tibet.
Lahaw. Isa. Tagalog talaga yung lista ko, isa. Kidlat. Kidlat. Yan, yung pinakita ko. Meron akong pendant na kidlat. Gamit-gamit ko yan. Tapos meron din ako sa bag. Siyempre, gusto natin vibrational higher talaga. Ang iano natin. Attract natin. Ayan. Ito. Oh! Ay, bilan niyo ako grapes. Grapes. Wala. Hindi ako narinig. Yan. Ay, apat. Ano yung bulalakaw? Sige. May natira pa ba? Hala, ano na lang to? Dalawa. Sige. Add ko na lang yun sa akin. Apat, bulalakaw. Okay, ate, pressy. Pressy. Ayan. Naka-apat na bulalakaw si ate. Ah, mag-reorder ako. Mag-reorder. Sale kasi sayang, di ba? Parang umakit yung anet ko. Ito, parang gumagano, humihinga. Humihinga. Yan. Ito yung kidlat ko. But, ano yung nag-blue? Ito, dala-dala ko. Minsan, ganito. Minsan, talo. Minsan, panalo. Ganun siya. Pero, hindi kanya bibiguin eh. Kasi, lumalaban to. Palaban siya. Hindi ka manghihina. Halimbawa, minsan talo ka man, hindi ka drain. Hindi ka naiisipan mo na kalungkutan. Positive pa rin, parang wala yun. Basta na-overcome mo yung kalungkutan pag meron ka nito. Tapos, gumagawa din siya ng paraan. May bantay eh. May kakaibang bantay. Tsaka pagka, halimbawa, iganyan, ilapag nyo sa kamay nyo, itapat nyo ng ganyan, tapos pumikit kayo. Mararamdaman nyo, merong tingling sensation sa kamay nyo, nakifeel nyo yung energy, parang may kuryente sa bawat dulo ng daliri ninyo. Yan, nagbabibrate ang energy nyo. Ang lakas, maabot dito sa ibaba ng noon. Ako, pag ako maghabol ng kidla sa dagat, wala mamamatay ako ngayon. Hindi marunong lumangoy. Kaya ko lang floating eh. Yan. Apat si ate. Tapos eto, ano ba sabi ko? Magkano ba to? Yan. Eto, sale natin. May mucha ng apat na sulok ng mundo na nyog. Eto, bracelet. Yan. Suot-suot ko. Suot-suot ko rin. Ayan. Nakasuot din ako. Malakas energy. Palumpalo ako. Hindi ako nagda-drain. Napansin ko di ako nagda-drain. Eto. For only, bibigay ko siya ng 1/8. Yan. For only 1/8. Ooh! Mura na po yan. Sa iba, 2,000 ang isang ganito. Tapos sinamahan ko pa ng Blood Dragon at saka Rudraksha. 1/8 lang yan. Bracelet na Blood Dragon na may nyog. Yan. Pwede nyo akong sabihan pagka gusto ninyo. Ano lang to? Limited stock. Yan. Okay. Meron ako nagawang apat na piraso. Melkian Lamos de Hello. Yeah. Apat na piraso. Wow. Gawin natin 5. Yung suot ko. Yan. 1/8 each. Pwede yan suot ninyo kahit sa omise, sa trabaho, sa naglalakwad siya kayo, mag-gamble kayo. Pwede yan. Napaka-gaan ng vibration. Malay nyo, swerte. 1.5 yung bulalakaw, di ba? Bali sa akin 3,000. Opo. Yan. O nga. Sulat ko nga, baka mamaya ano. Yan. Sinulat ko, baka mamaya magkamali ako. Baligaw. Oh! Yan. Ngayon ko na ba sa Ate Colleen? Cute ni Osiris. Thank you. Thank you. Meron ka pang Super 7? Eh, meron. Asa na? Isa lang. Gusto mo, te? Ilista na natin. Dalawa yon. Sa akin yung isa. Sige, bigay ko sa iyo isa. Naka-reserve lang yan dyan eh. Super 7. Hanapin ko. Dyan lang yan somewhere. Super 7.
Super 7. 10 mm. Okay, isa kay ate, Super 7. Ano pa ang gusto ni ate? Ano ba yan? Parang tangi ako. Kailangan ko na yata ng merienda eh. Merienda! Yeah, napansin ninyo, meron akong mga Rudraksha. Ito napakamura lang, protection. Protection lang din to. Protection and healing sa internal organ, ang Rudraksha. Healing po ito. Kung meron kayong mga kidney failure, meron kayong mga ano dito sa, basta pang internal ang Rudraksha. Nahihili niya to. Wood na wood. Wood na wood. Ito, sale ko nang for only 800 pesos. Sa iba, nasa ano po ito, 1,500, 2,000. Ito sa akin, 800 lang. Orig po yan. Paborito kong Rudraksha eh. Hindi nyo napansin. Lahat ng previous ko nilalawitan ko ng Rudraksha. Beads. Yan, paborito ko talaga. Paborito ko, makikita nyo. Tiga lang. Rudraksha. Ito. Ito, meron ako Rudraksha dito. Kasi naniniwala ako yung karma. Halimbawa, may bad karma ka, hindi mo basta-basta marireceive pag meron ka. Ito, 108 na Rudraksha. Yan. Pwede mo suot siya kahit nagwo-work ka. So, magaan lang yung vibration ng katawan mo. Yan, hindi ka madaling mapagod. Yan, ito pwedeng quintas, bracelet. Pwede mong kunin yung isang strand tapos gagawa ka ng bracelet. Yan, first strand po binebenta ko. Parang ito naman ay, ilang muki siya? One. Parang ano to? 8 muki yata ito. 8 muki na small. Yan. At saka ito, bracelet. Yan, ito yung malaki. Ito yung matamis ang amoy ko dito. Matamis ang pang-amoy ko. Ito, ate Sonia, yung ngipin, oh. Bagang. Bagang talaga. Literal na bagong. Kakaiba. Nakita din ni Mama. Sabi ni Mama, ano, kakaiba yan, ah. May ngipin. May ngipin, eh. Nguyain niya yung mga aaway sa'yo. Aaway ako, eh. Kakainin lang yan. Hindi yung makakapasok ng mga ano, maingit sa'yo. Ang ganda ng ano ko, te. Mucha ng tubig. Ayan. Ito yung pinakita ko kanina, mucha ng tubig. Mga ate. Ayan. Lahat kayo ate ko, eh. Mucha ng tubig. Ang ganda, eh. Dito mo patulugin yung gabay. Alo, palumpalo ako, dire-diretso. Walang ano, walang break. Ano, yung oras na, 2 oras na, eh, no? Ayan. Save nyo ako magkano to. Mamaya magkamali na naman ako ng price. Diyan ako na ano eh, namamali sa sobrang dami na pinapakita ko. Yan, ito 800. Ito, sabi ko 1,800, di ba? 1,800. Yan, bawi lang ako sa ano ko, sa puhunan. Bawi lang. Lahat po yan imported from abroad. Wala po yan sa Pilipinas. Yan. Ito galing Indonesia. Diyan lang muna yan, kukunin ko yan, Chandra, pati Chandra Legway. Ang dami sa likod, oh, puro Chandra. Maganda nga eh, beautiful. Beautiful silang lahat, pati ano, pati pag-iisip mo, oh, napaka-hyper. Yan, hindi kami stack up. Ano wing, sa lahat ng decision mo, good. Hindi ka napapahamak. Ginaguide ka niya ng Chandra. Shining, shimmering, oh, diba? Bagay ito sa mga ano eh, sa halimbawa yung hirap mag-decision, yan ang ganda. Nabibigay siya ng ano, ng intellect sa pag-iisip mo. Yan, super ganda. Ganda no? Cute lang, yan, Amethyst. This is Amethyst. Amethyst, alam na this. Ang kulete. Ay, ito pala. Saan ba yun? Nakita ako na po. Saan banda? Umapear na yun eh, nung kaila, nakita ko. Sabi ko, nandito ka lang pala. Mamaya, i-upload ko. Yung picture ng ano, ng Moldavite. Moldavite? Moldavite. Ayan. Moldavite. Ito yung Moldavite. Ganito po yung Moldavite. Ayan. Tanggalin natin. Ayan. Yan po ang Moldavite.
Yung ganyan po yung kwintas ko na naka ano, naka cut ng maganda. Pa diamond cut. Ganda no? Yan ang Bulalakaw sa Czech Republic. Tapos ito naman yung Libyan Desert sa Libya. Ayan. Ganito ang itsura ng Bulalakaw sa Libya. Ayan. Dilaw. Kasi ang buhangin doon, dilaw. Ang desierto doon, diba? Ayan. Ganda. Perfect nga to eh. Kaya mahilig ako sa Bulalakaw. Ito kulog. Sa negosyo. Sa negosyante naman. Ang kulog. Kulog. Yan. Hollywood. Dito lang ang Hollywood. Sangkap natin sa langis na gagawin natin. Yan. Dito pa. Yan. Para sa Bukol. Bitoon. Ang Bitoon. Ito talaga. Ito. Ang mucha na napagkarami-rami. Totoo yan. Totoo. Kasi ado, tagusan ng liwanag yan. Ayan o. Tagusan. Kaya tunay. Nasabi kong tunay. Tunay talaga. Ayan o. Ammonite. Ammonite. Perfect sa mga healer, sa mga gusto ng healing energy. Isang pa. May pendant din dito. Look. Si Jess o. Palumpalo. Ayan. Wala naman kasing ginagawa. Nandito lang ako. Andito ang Super 7. Nakita ko natin. Gagawin na natin. Ala, nagutom na ako. Ammonite. Teka lang. Pakita natin yung ammonite. Ba't wala? Kanina kita ko dyan. Si ammonite nagtago. Nagtago si ammonite eh, mamaya. Pakita natin. Ayan. Sige. Sa mga nag-mine, message na lang ako. Pwede payment through GCash, Metrobank, BPI, message lang ako pagka gusto nyo po mag-ano ng payment. Ayan. Maganda pala may ano dito, ilaw sa baba eh. Ang taas kasi ng ilaw, kaya mukhang madilim. Mukha ako. Ooh! Apat. Yan, nakalista na. So, tabi-tabi na natin. Wala lang Temptastic. Kay Gina. Ayan, lalagyan natin pangalan. Magbe-marienda na ako. Exit na po ako, ha? Tamaan, wag magalit. At tamaan, wag magalit. Sis, dapat sa akin na nagpabaon, eh, no? Sabi ganun. Pendant. Yung pendant mo, hindi mo rin ba binibenta? Ito, ate. Ito. Black Omo. Ito. Pwede, ito, te. Pwede. Meron pa akong isa neto. Ludraksha bracelet, 800. 800. 800. Hindi ka pagod dito, hindi ka pagod pag meron ka nito. Hindi ka madaling madrain. Ito kay Gina. Lalagyan din. Sasalita din niya. Sasalita din yung ibon dito sa tabi ko. Gina. Ayan, nilagyan ko na ng mga panibagong package na naman to. Kila Gina. Gina Tajima. Kay Ate Sonia. Yan. Ito, nandito, naka-imprint ang energy natin. Napaka-banayad. Hindi kayo mamamoblema. Napaka-ganda ng energy. Ayan. Sige, ilagay natin. Nag-mine Rudraksha. Kay Gina. Rudraksha. Okay. Hindi yung katulad sa pinggan. Ote, katulad sa pinggan, tapos pendant, nag-iisa yun. Hinahanap ko eh. Hindi ko alam saan ko isabit. Sa sobrang dami na nga, mamaya, pag hindi mo hinanap, tsaka siya susulpot. Bukas magsasale ako ng, abangan nyo yung Hollywood. Hollywood, ganito po. Yan, pendant lang siya. Hollywood. Ay, ay, ay. Yan. Yan, bukas isa-sale natin yan. Abangan nyo po bukas. O, para may magawa naman tayo. Para ano, busy-busyhan kunyari. Diba? Sana hindi ako magbago, no? Ano, dire-diretso lang ang ano natin.
ginagawa natin. Tinatanong ko ngayon ako, sabi ko, anak, ano, pagtanda ko ba ganito pa rin ba yung ginagawa ko? Sabi niya, oo. Hanggang sa nalilibang ka eh. Pero pagka nagkaedad na daw sila, syempre magkatrabaho, hindi naman daw nila ako pagtatrabahoin. Bahay lang daw talaga ako. Kumbaga, gawin ko na lang daw saan ako masaya. Bait, mabait na bata. Bless. Minsan, ang gift natin, mga anak natin, eh, no? Yun ang nagpapalakas ang loob natin. Minsan, pagka parang gusto na natin sumuko, pero pag nagsalita sila, parang mas matanda pa sa atin, eh, no? Matatas. Manalita. Minsan, negative ka, pero yung anak, may pupush ka para maging positive ka. Anong favorite mo ang Crystal, Ma'am Jazz? Hair cream or diamond? Oh. Ano pa ang tanong? Favorite mong color? Favorite kong color? Hello po. Bitoon oil kahit po maliit lang. 800 po sa small. Ayan. Pang baby? Magkano po sa bukol ng baby ko? Ayan. 800 lang po. Message nyo ako para, ano, pag GCash, isama nyo po yung shipping fee. Or pwedeng COD. Kasi ang COD, 90 pesos lang ang bayad sa shipping fee. Pero sure kayong kunin nyo ha, para hindi naman kawawa yung nagpadala. Ayan. Sayang kasi yung pinipitawan na pang shipping. Kahit pa paano. Pang 2 kilong bigas na rin yan, di ba? Kaya, tanggapin nyo kapag pina-COD nyo. Pero para sa akin, advice ko lang, COD. Mag-COD tayo. Kasi mura, ang mura. Sa Cebu City, magkano kaya SF? Hindi ko alam, may tatanungin pa natin. Try natin. Ah! Ask tayo doon sa ano, pa COD. O gusto nyo, ano, pag cash na babayaran, yung GCash po. 0995-834-6824. Yan. Sabay ko sa PET sa 22. Oh, daming sa 22 magbabayad. Ba't kaya? Puro sa 22 sila. Sa 22. Pearl, tagugapay, pangkaway ng customer. Tagugapay. Anong amulet favorite mo? Tiga lang. Ba, marami. Sa amulet, mahilig talaga ako sa, ano, sa Hollywood. Yan. Kasi, meron akong crystal, meron akong wood, meron akong metal. Binabalance ko base sa mga spirit guides. Minsan, napapasok ang crystal. Minsan, hindi nila mapasok ang wood. Hindi ka nila matira. Minsan, kaya nila wasakin yung crystal na mga entity. Pero yung wood, hindi nila mapasok. Pero yung metal naman, meron ding malakas sa metal na pang kontra. Diba minsan sasabi nila yung halimbawa, depende kasi sa element yan eh, ng mga ano. Halimbawa, elemental yung tumitira sa'yo. Yan, pwede kang gumamit ng kontra sa mga tawag doon, tagapuno. Yan. Ako, katapusan po, yun ang sweldo ko. Sige lang po. Okay po. Yan, message nyo po ako. Yung iba, hindi ko ma-replyan kasi ang chat sa akin, hi, hello. Yan, hindi ko na-entertain yung mga ganun. Gusto ko direct, rekta, sabihin mo sa akin kung anong nais nyong ipahatid na mensahe. Yung wala, wag pong ganun, hi, hello, hindi ko mag-gets yun. Parang nakikipag-flirt lang. Yung iba parang ganun eh. Bibiro lang. Oh, yan. Sige, exit muna ako. Ako ay maliligo na at mag-memory. Gutom na ako. Ilang oras na ako nakaupo dito, no? Sige, pasalamat po sa mga nakinig. Kaya, advice lang din sa mga papabaon. Huwag po kayong maniwala sa mga maling paniniwala. Yung iba kasi, naliligo ng landas, tapos isisisi na sa lahat. Yan. Kaya, yun. May magandang mensahayan yung live ko. Healing water! Sige na nga, pahapon. Kuha na po kayong baso ninyo. Pichel, drum. Tabi na kayo sa drum. Tapos ganun nyo yung cellphone nyo sa drum. Tali game. Magbe-bless na tayo. Bless tayo ng healing water. Nga, sa bagay na, hindi na tayo nakapag-healing water. Ayan. Katingin yung ano ko eh. Partner ko eh.
Nihintay daw matapos. Ah, sige, game na. Game. Gusto ko pizza. Gumutom ako. Pizza. Kaya madaling tumaba. Pizza kinakain. Ah, game. Yan. Tapat yung kamay nyo sa baso or sa screen. Tapos, pikit po kayo. Oh! Start na. Lakas. Yan. Kampay! Kampay. Kampay. Maliwanag, oh. Yan. Nagtap tayo sa energy kasi. So, maliwanag na naman tayo. Humihinga. Sana dumami subscriber ko kahit bago lang yung YouTube ko. Subscribe po kayo. Jocelyn D. So, nakikita nyo yan. Kampay. Yan. Nomi Masyo! Kampay si Masyo! Lasinggera! Ayun, alam na si Lasinggera, kampay si Masyo. Matamis yan, masarap. Galing sa puso yan, walang halong kaplastikan. Walang halong biro. Natural, masarap. May ano pag gumagapang sa lalamunan, no? Sarap. Yan. Minsan gusto ng gabay natin, yung iniinom din natin malinis. Siyempre, yan, pagka dinadasalan natin yan, nare-refresh din sila. Tapos na, syempre, gusto ba nilang mapasama ka? Diba? Pag ikaw may gabay, hindi ka pababayaan. Hindi ka madugo. Ramdam ko energy dito. Diba nagtitingning? Nagtitingning. Yan. Para may ground, napifeel nyo sa daliri ninyo after nyo mainom. Or pwede kayong pawisan. Magaan sa pakiramdam. So, dapat po ako i-exit na. Bye-bye! Hello, liwanag. Bye-bye! Thank you!